Dami sa nga mga benamanong balita ngayong Miyerkules, isa patay at nasa mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa San Juan. Kasunod ng pagnipis ng power supply, Pangulong Bongbong Marcos iniutos sa mga ahensya ng gobyerno na sundin ang pamantayan sa pagtitipid sa kuryente. Latest advisory sa power supply, tutukan. Programang Layag WPS, inilunsad ng Department of Agriculture at BIFAR para masigurong mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat ng West Philippine Sea. At PPAP Kings SB19 na patroba kung nang kumasas sa I'm Just a Kid trend sa TikTok. Magandang umaga mga igan, Miyerkules ngayong araw, April 17. Huwag pauhuli sa pag-ikot ng unang ratsyada ng mga balita. Tatlumpot isang power plant sa Luzon at Visayas ang pumalya, kaya numipis ang supply ng kuryente sa bansa hanggang kagabi. Dahil diyan, nagdeklara ng red alert at yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Hanggang alas 11 kagabi ang latest nilang advisory. Tutok lang po sa unang hirit para sa mga abiso kaugnay ng power supply. Samantala, pinababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy ang supply ng kuryente sa bansa. Utos din niya sa lahat ng tanggapan ng gobyerno na sundin ang pamantayan sa pagtitipid ng kuryente. Paano mo sasabihin magtipid, huwag mag-aircon, huwag mag-electric pass? Mainit. Hindi na init. Di ba? Hindi mo kakayanin talaga eh. Hindi, gusto ko malang paano pumapalya yung ating mga power plant. May regular naman silang maintenance. Eh. Actually, oo nga. Di ba, ano naman yan? At kausap natin sila noong February, sabi, walang mangyayaring ganyan. Diba? Sabi, ngayon solusyon daw, magtayo na naman daw ng dagdag ng mga power plants. Di ba? Parang every time na may ganyan labit, ang solusyon, magtayo ka ng panibagong power plants. Di ba? Okay, samantala sa ibang balita, tinikita ng ilang chopper na sumali sa transport strike kontra PUV consolidation kahapon. Sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, in-impound ang tatlong jeep na kolorum na sumali sa rally. Nasa 12 pa raw ang kolorum sa 37 jeep na sumali sa Tigil Pasada. Nagbabala rin ng LTFRB na posibleng mawala ng prangkisa ang iba pang sumama sa transport strike. Ang Department of Transportation o DOTR, pinag-aaralan kung maaaring sampahan ng reklamo ang mga nakirali. Handa raw harapin ng grupong Manibela ang reklamo kung sakali. Dalawang araw na nagkasa ng Tigil Pasada ang Manibela at Piston sa iba't ibang bahagi ng bansa para tutulan ang April 30 deadline ng consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Gait nila, mamamasada pa rin daw sila sa May 1. Nagka-bookingan, kaya pala ayaw sa consolidation, puro kolorong pala yung jeep. Di ba? So, dapat nakarehistro yun. No? Kaya, may prangkisa. Puro kolorong talagang... Ayaw mo. Paano sila sasali? Malalaman silang kolorong. Baka nga ito na yung pagkakataon nila para ma-rehistro. Ayaw nila. Baka kasi yung hindi, may kaso na sila. Kaso may mga ano yun. Pagka ikaw kasi may prangkisa, may mga para may mga paninagutan kayo, comply doon sa mga requirements, di ba? Kasi hindi mo mapag-uugnay yan na amin ang prangkisa namin. Kolorum pala kayo. Anong prangkisa pinaglalaban natin? Kaso may mga nakausap din ako ng mga jeepney driver na sumali sila, nagpa-consolidate sila, pero hindi naman naibigay sa kanila yung mga unit, di ba? Kasi di ba parang may ano yun eh, para magiging kooperatiba na lang siya. Kooperatiba bibili. Hindi na magiging kanila, kaya yun yata yung ayaw nila. Na parang hindi naman magiging amin. Kaso wala na raw talaga silang yung ipinuhunan nila, parang hindi mababawi, di ba? Dapat malagot yung mga namumuno ng kooperatiba. Samantala, nagkalindol po sa General Luna, Surigao del Norte, pasado hating gabi kanina. Magnitude 5 ang lindol ayon sa FIVOX, na itala ang intensity 3 sa Dapa at Pilar sa Surigao del Norte, intensity 2 sa Burgos, Surigao del Norte, at intensity 1 sa Surigao, Surigao del Norte. Maging alerto po sa aftershocks. Susunod daming ihirit, damang init, ramdam na rin sa Baguio City na sikat puntahan kapag summer. At matinding baha naranasan sa Dubai. Magbabalik pa unang hirit. Kaya nasa hotel lang si Mateo.
Mga isyu may kaugnayan sa batas, ating hihimayin. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, chismis. Handa sagutin ang inyong mga tanong ng nag-iisang kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Ako, chismis na naman. Post dito, vlog doon. Sa dami ng mga chismis na kumakalat sa social media, nauuso na rin yata ang paglalabas ng official statement online para lamang linawin ang mga issue. Nako, paano kung the damage has been done dahil sa chismis na yan? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney, may pananungutan ba ang mga nagpapakalat ng mga chismis na mula raw sa anonymous source? Walang sagot dyan, oo naman ano, basta't nakakasira ng reputasyon ng ibang tao, kahit magtago kayo sa tinatawag na anonymous source, maaari pa kayong makasuhan. In fact, halimbawa, kung nagkakalat kayo ng nakakapanirang chismis, kahit na hindi ninyo talaga alam kung sino ang original gumawa ng chismis na to, actually, ito nga ang tunay na chismis sa ilalim na batas natin. Ito ay posibleng krimen na intriguing against honor sa ilalim ng Article 364 ng Revised Penal Code. So, depende kung paano na ikalat ang chismis, whether kayo ang pasimuno na nito o may anonymous source kayo, maaari pa rin kaso ng libel o cyber libel na mas mataas ang penalty. Hashtag Ask Attorney, kung nadamay na rin pati ang pamilya at trabaho, mas magiging malalaba ang kakaharapin na kaso ng nagpakalat ng chismis. Well, sabi nga nila, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Ganon din kung apektado ang isang miyembro ng pamilya, damay-damay na yan, apektado ng lahat. Pero kung isang tao lamang ang napangalanan dun sa nakakapanirang chismis na to, malamang siya lamang din ang maaaring mag-file ng kaso. Pero tandaan, ng chismis ay pwede rin maging basehan para sa isang kasong sibil para humingi ng danyos o damages. So ito kasama na yung mga damages dahil sa moral anxiety, yung mga bad feelings ninyo dahil sa chismis na yan. So dahil nga sa ilalim ng new civil code, dapat natin respetuhin ang dignidad, personalidad, privacy o pagsasarili at kapanatagan ng pag-iisip o peace of mind ng inyong kapitbahay at ng ibang tao. So naku mga kapuso, iwasan ang paninira at baka ang buhay nyo ang masira pag kayo ay nakasuhan. So basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng isip. Huwag magdalawang isip, Ask Attorney Gabby. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Mga igan, isa-isayin na natin ang checklist ngayong Miyerkules. Nagpatupad ang manual load dropping o rotational power interruption ng Meralco kahapon. Naapektuhan nito ang ilang lugar sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas Province at Quezon Province. Kauna ito ng pagdedeklara ng NGCP ng Red Alert sa Luzon Grid. Ngayong araw naman hanggang bukas, naka-schedule ang kanilang maintenance sa Santa Rosa, Laguna. Partikular sa bahagi ng Santa Rosa, Tagaytay Road. Dahil daw ito sa pagpapalit ng mga poste at line reconstruction works. Nako, magiging mainit ba o gaano ba magiging mainit ngayong araw na ito? Alamin natin mula kay UH Weather Presenter, Anjo Pertiera. Anjo, good morning! Good morning, Miss Susan. Good morning, mga kapuso. Andito po ako ngayon sa Subic Bay Freeport dito sa Ambales. At sa mga oras na ito ay maganda po ang sikat ng araw at malamig pa rin po ang simoy ng hangin. Kaugnay niya, mga kapuso, halos buong bansa po ang makakaranas ng maayos na panahon ngayong araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ang mababa na ang tsansa ng ulan.
Pero pagsapit ng hapon, posible na po ang light to moderate rain sa ilang panig ng Palawan, kasama dyan ang Eastern Visayas at ng Zamboanga Peninsula. Mababa rin po ang chance na sa Metro Manila ngayong araw. Ayon sa PAGASA, patuloy na nakaapekto ang ride o ridge ng high pressure area sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Apektado naman ang trough o extension ng isang low pressure area na nasa labas ng PAR o Philippine Air Responsibility ang southeastern Mindanao. Halos nasa equator na ang LPA at mababa ang chance ng pumasok sa PAR at maging isang bagyo. Sumikat na po ang haring araw bandang 5:41 a.m. at lulubog naman po yan mamayang 6:10 p.m. Ingat po tayo, mga kapuso. Ako po si Angel Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Muling humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan kahapon sa 57 pesos kada isang dolyar. Pinakamababa ito sa nakalipas na halos isa't kalahating taon. November 22, 2022 nang huling nakapagtala ng 57.375 pesos kontra sa isang dolyar. Isa sa mga posibleng nakaapekto ay sa isang ekonomista ang lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil sa mahinang piso, apektado ang pag-iimport sa bansa na posibleng magpataas po ng inflation rate. 57, di ba? 57. Something kahapon. Yung grabe. Masaya lang dyan yung mga nagpapinapadala ng dollar. Oo. Pagpalit nila, malaki ang value. Yung mga kumuha ng produkto abroad, tiyak, magmamahal sila ngayon. Yung mga mag-a-abroad, kailangan mo dollars na panggastos. Oo. Medyo mabigat sa iyo yan. Samantala, ito po sa ibang balita pa rin. Good news sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Mangangailangan ng dagdag na manggagawa sa Romania. Abot sa 3,000 truck driver, IT specialist at caregiver ang kailangan ng kanilang bansa. Ang minimum wage sa Romania ay nasa 900 euros kada buwan o katumbas ng mahigit 54,000 pesos. Base sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa 2,000 OFW ang nasa Romania ngayon. Huwag paloko sa illegal recruiter, ha? Sasamantalay na naman ang mga ano yan. Tignan lang official website. Sabi sa unang hirit daw, eh. Wala pa, pinag-uusapan pa lang yan. Nakapunta kayo sa, ano, sa DMW. DMW kayo pumunta. Doon malaman ko ni mga websites nila. Job order, yan. Samantala mga kapuso, para po maplano ninyo ang inyong mga biyahe, heto po ang lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Puntahan na po natin. Papunta po yan ng Quezon Memorial Circle. Ngayon pong 5:43 ng umaga, napakakapal na po ng volume ng mga sasakyan. Nakita natin, ano, talagang punong-puno na po yung kalsada. Papunta po ito ng Quezon Memorial Circle at yung sa kabilang bahagi naman papuntang Fairview. Pero sa mga sandali pong ito, talagang ang dami ng mga sasakyan ang nagbumabagtas sa kalsada pong yan. Ingat po tayo. Lipat naman po tayo sa may C5 Eastwood. Yung sa kanang bahagi po ng inyong mga screen ay papunta po yan ng Katipunan, habang yung sa kaliwa naman ay papuntang Taguig. Sa mga sandali pong ito, pareho pong maluwag pa ang magkabilang lanes, kaya wala pa pong problema sa ating mga motorista. Ingat po tayo mga kapuso, agahan po natin ang pagpunta sa ating mga pupuntahan. So, talabangan sa unang balita. Fire volunteer patay sa sunog sa San Juan. At babaeng nakiki-wifi sa Lapu-Lapu, Cebu, sinabunutan. Magbabalik pa ang unang hearing. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67
inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Mga usaping may kaugnayan sa batas, yan ang pag-uusapan. Bibigyang katwiran ang bawat bagay para lahat. Pantay-pantay. Kasama pa rin ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat, Ate Sue. Well, mga mapagpanggap, no-no yan sa batas. Ilang lalaki na nakabis athletic uniform ng pulis ang nang-hold up ng isang sanglaan. Pero ayon sa pulisya, hindi nila kabaro ang mga lalaking ito. Yan ang pag-uusapan natin. Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. #AskAttorney, attorney para sa kaalaman ng lahat, bawal po ba sa batas ang pagsasuot ng uniforme ng pulis at iba pang person of authority? Paano kung nakapagtuwaan lamang na magsuot nito? Well, itong sagot, bawal po yan sa ilalim ng Article 179 ng Revised Penal Code na sinasabing krimen ang public at improper na pagsuot ng uniform o damit kung hindi talaga kayo miyembro nito. Ang tawag sa krimen nito ay illegal use of uniforms or insignia at pinagbabawal din ito sa ilalim ng Executive Order 297 Series of 2000 na na-issue noong panahon ng dating Presidente Erap Estrada. Yung napagkatuan lamang na magsuot nito, talagang pasok na pasok yan sa pinagbabawal ng batas na improper use ng uniform. Pero dapat ito ay ginawa in public. Tandaan ang pinagbabawal ng Article 179 ay public and improper use of the uniform. So kung ito ay napagkatuwaan sa loob ng bahay at kayo-kayo lamang ang nagkakatuwaan, malamang hindi naman ito saklaw ng krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. #AskAttorney, attorney, yung mga nagtitinda po ba nito, may obligasyon rin na siguruhing authorized personnel ang bibili ng uniforme. Dapat naman silang managot sa implementing rules ng nasabing EO297, may liabilidad ang presidente, manager, opisyal o individual na nagbebenta kung alam niya o dapat alam niya, damn, di ba? Known or should have known na unauthorized sale ito ng uniforme. Ibig sabihin, dapat ay inalam kung nararapat nga na bentahan ang bumibili. So hindi okay ang excuse na, hindi ko kasi alam, akala ko pulis siya eh. So hindi yan pwede. Good morning, UH Barkada! Good morning! Ay, good morning din sa mga fresh pa rin pagising kahit napakainit ang panahon. Yung iba nga walang kuryente. O, hello sa mga nakatutok agad sa TV at kasama namin hanggang alas 8 ng umaga. Hello! Hello. Iga, may pera ka, oh. Narito pambungan natin, oh. 5,000 pesos, mga igan! Yan! Wow naman, 5,000 pesos. Deserve niyo yan dahil nakatutok kayo sa TV. Ang kailangan niyo lang gawin, hit the jackpot! Ayan. Paano ba manalo dyan, Maris? Eto, Ate Su, sobrang dali lang. Kailangan nyo lang po mahulaan ng ating hot item of the day na unti-unti nating i-reveal. Diba? O, ayan. Abangan nyo na po ang clue namin mamaya. Hindi nga, lumabas na si Satanas. At para naman sa mga palisang bahay, pwede nyo pa rin kaming makasama. Live na live rin po tayo sa YouTube channel ng GMA Public Affairs. Kaloy, kumusta mga viewers natin dyan? Yes, Igan, good morning mga kapuso. Good morning sa ating mga UH Barkada. Tara, check natin dito sino na ang present sa GMA Public Affairs live stream. Maraming nakatutok ngayong umaga. Good morning po, watching from all the way from Davao City. Wow! Eto naman, good morning po. Araw-araw akong nanonood ng live stream nyo. Ayan, tuloy-tuloy nyo lang po yan. Dito rin sa baba ay... ito, ganda ng dagat, sarap maligo. Ayan, syempre, meron tayo today na segment na mag-feature ng dagat. Kaya naman, very summer vibes yan. Alright. Tuloy-tuloy lang panonood ng unang hirat live stream sa GMA Public Affairs YouTube channel, mga kapuso. At ito, para lalo pang mag-good vibes tayong umaga, present ang UH Barkada.
si Zuzi at nagbabalik Mateo G. Good morning! Good morning! Morning! Gusto ko yung lagi kang nagbabalik. Good morning! Morning po, mga kapuso. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang dami naman kasi mga ganap ni Mateo. Welcome back from the Middle East. Siyempre, kamusta? Kung mainit dito, kamusta naman doon? Mainit din. It's great lahat ng mga ating mga kababayan, mga kapuso na nanood doon sa mga concerts nila. Pero ngayon po, kahapon lang, nagbabaha na po ang Dubai. So, prayers to all our kababayans there, no? Sana okay po kayo. Dapat okay kayo. Buti nakabalik naman kayo safe and sound. Yes, and of course, we're also praying for the best of them. Nako, ito, baka naman na-miss mo ang dagat kasi puro deserto doon. Perfect outing itong summer adventure natin today. That's right. Uy, balita ko din na kakaiba raw ang trip natin ngayong umaga. Nasa tubig ang destination po natin ngayon. Pero di tayo nagsiswimming. Ay? Lilipad tayo. Ano daw? Lilipad, opo, sa, lilipad. Pero sa tubig. G ka ba sa ganyang paandar? Kasi mukhang G dyan today. Sina Anjo naman at Jenzel. Exciting G po tayo. Basta sa unang hirit, cool lang tayo ngayong summer. Magandang umaga, guys. Good morning. Good morning. Ano ah? Jenset, at hindi lang yan, meron pa tayong highlight mamaya na isang water activity na tinatawag na flyboarding. Ito po yung mag-aala superhero kami ni Jenset mamaya. Saka ng isang hydro flighting device na tinatawag na flyboard. Para tayong si Iron Man later, yes. No? Pero ang tanong dyan, Jensen, kung kakayarin ba natin mag-aala superhero mamaya? Medyo kinakabahan ako, pero exciting yan, ha? Kaya naman abangan nyo yan, mga kapuso, dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, ha? Una? Hear it! Let's go! Wow! Ba't try mo na yan? Hindi pa. Parang medyo naman challenging yung itsura niya eh, no? We should try that one day. Yeah. Grabe exciting naman po yung water adventure na yan, guys. Looking forward to do that. Very, very exciting. Titingnan natin kung makakatayo ba sila doon. Yes. Kasi may balance balancing required. Balancing act talaga yan. Eh. Parang nakakagutom din po. Bakit nakakagutom? Pag mga ganyan, syempre pabalik-balik ka dun sa... French fries ang masarap dun. Ayan. Pagkatapos ng swimming, French fries. At syempre, dapat masarap yung katulad na sinabi mo, food trip natin, pero ito hindi French fries, ha? Ano yun? O yun, kare-kare. Sus! Kalam niyo, masarap naman yan. Lalo na pag may ka-partner na mainit na kanin. Ayun. Kasi ganun mo, tignan natin. Oh, so good! Mga kapuso, this is it, ha? Na talaga. Chef JR, matikman naman po yan. Hi, Chef! Brother. Ang laki nung niluluto ni Chef. A blessed morning, Brother Mateo, Ma'am Suzy. Always a pleasure to see you guys. And blessed morning sa ating mga kapuso. Maraming maraming salamat po lahat sa lahat ng sumagot dun sa ating tanong sa ating Facebook post kung saan ba kayo makakakain ng masarap na kare-kare. Eto, isama nyo po sa entry nyo dahil ang food adventure natin this morning dito sa isang pwesto sa Binondo, Manila, kung saan talaga namang tumitrending at pinipilahan ang kanilang kare-kare. And yes, marami silang ino-offer dito. At syempre, aalamin natin mamaya kung ano ba yung sekreto ng success nila. At syempre, yung sekreto sa kanilang masarap na kare-kare. Kaya yan ang aalamin dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Balita. Susunod na sa unang balita. At mga e-trike, e-bike, tricycle at iba pang light vehicles na dadaan sa National Road sa Metro Manila, titikita na. Magbabalik pa unang hirit. Mga
May katanungan ba sa batas? At your service palagi ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning! Good morning sa iyo, Ate Sue. Ngayon, Ate Sue, isa ka ba dun sa mga nag-react sa viral video na ito? Panoorin natin, daming nanood. So, kita rito ang dalawang tarsier na hinawakan o dinakma ng dalawang vloggers sa South Cotabato. Ang daming nag-angry reacts ng video na yan online. Ano ba ang sinasabi ng batas ukol dito? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, sabi ng isa sa mga vlogger, nasa farm sila ng kamag-anak nila nang makita ang tarsier, kaya hinawakan nila ang mga to para ilipat ng pwesto. May paglabag pa rin ba sila? Naku, 1997 pa po lamang idineklara na ng dating presidenteng FDR through Presidential Proclamation No. 1030 na ang Philippine tarsier ay specially protected faunal species ng Pilipinas at ipinagbabawal ang possession nito. Kaya't naipasa din ang Republic Act 9417 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act kung saan bawal ang possession ng protected species. Depende kung ano ang exact rating ng tarsier. Halimbawa, ang maaaring penalty ay hanggang ₱500,000 at kulong ng hanggang 6 taon kung ang classification ng isang animal ay critical. Kung ito ay endangered, ₱200,000 at 2 taong kulong naman. 10 days to 1 month at fine na hanggang ₱5,000 kung ito ay other threatened species. Eh alam naman natin na medyo threatened at delikado ang mga tarsier, kaya't kailangan talaga bantayan ng DNR to. At depende sa lokasyon ng pangyayari, maaaring may ordinansa din in place na ipinagbabawal ang paghawak, pagposes at pagmamaltrato sa mga tarsier. Hashtag Ask Attorney, ano po ba ang tamang gawin kapag nakakita po ng tarsier o iba pang protected species? Bawal po ba talagang hawakan? Well, ang ginagamit ng salita ng batas ay possession, meron ding maltreatment at inflicting injury. Pag sinabing possession ay nasa hawak niyo ito, once na tinanggal niyo siguro siya sa kanyang habitat, whether it's for a few seconds or for a longer period. Pero kahit na hindi nyo dinampot at kinuha, dapat siguro appreciate na lang tayo from afar dahil nga ang tarsier daw ay napaka-sensitive at delikado ng mga creature. Nasistress at nahaharas sila to the point na pag kinuha ninyo at nilagay sa kulungan, they have been known to commit suicide. Inuumpog nila ang mga ulo nila sa kulungan at dahil napaka-sensitive at delicate ng kanilang cranium dahil manipis ito, ay 50% lamang daw ang rate of survival ng mga tarsiers in captivity. So paalala naman sa mga vlogger natin out there, isipin din mabuti ang ginagawa at hindi lang basta-basta para lang may ma-content, di ba? Baka kasi imbis na rise to fame, mauwi kayo sa shame. So basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip, Ask Attorney Gabby. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan. Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Propaganda, yan ang tingin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa sinasabing gentleman's agreement umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa West Philippine Sea. Posibleng gawa-gawa lang daw ito ng China kaya hindi dapat paniwalaan. Naniniwala rin si Villanueva na hindi basta-basta papasok ang China sa isang kasunduan na hindi dokumentado. Kailangan daw munang idaan sa caucus ng mga senador ang resolusyong paimbisigahan ang sinasabing gentleman's agreement. Sa caucus din daw muna pag-uusapan kung iimbitahan sa pagdinig ng Senado si dating Pangulong Duterte.
Sa unang pagkakataon, makakasama ang barko ng Philippine Coast Guard sa balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika, Australia at France. Mula Puerto Princesa, Palawan, maglalayag ang mga barko sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipakikita raw dito ang kahandaan ng defense systems ng magkakaalyadong bansa. Hindi pa kinukumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung daraan ang mga barko sa mga bahagi kung saan nagbabantay ang mga barko ng China. Ang balikatan exercises ay magaganap mula April 22 hanggang May 10. May inilunsad na programa ang gobyerno para sa mga Pinoy na nangingisda sa West Philippine Sea. Yan ang programa ang layag WPS ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ilalim ng programa, ipinamigay ang mga bangkang pangisda at barko sa mga mangingisda mula Zambales at Ilocos. Magbibigay rin ng fuel subsidy ang BFAR. Sisiguraduhin daw ng gobyerno na may sapat na kagamitan at training ang mga mangingisdang Pinoy para mapakinabangan nila ang yamang dagat sa West Philippine Sea. Binaha ang ilang lugar sa United Arab Emirates dahil sa masamang panahon. Malalakas na hangin at pag-uulan ang nagdulot ng pagbaha sa mga kalsada, pati na sa ilang gusali at bahay sa Dubai. Ilang residente gumamit ng rubber boat para makatawid sa mga kalsada. Kinansila ang pasok sa ilang opisina, paaralan at pribadong sektor sa mga lugar na apektado. Naantala rin ang operasyon sa Dubai Airport, kaya nakansila ang ilang flight. Ayon sa UAE National Center of Meteorology, magpapatuloy ang pag-uulan doon hanggang ngayong araw, Miyerkules. Inaalam pa kung may naapektuhang Pilipino sa pagbaha at masamang panahon doon. Nakausap na raw ng kani-kanilang pamilya ang apat na tripulanteng Pinoy na sakay ng kinubkob na cargo ship sa Strait of Hormuz. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers at sa mismo mga pamilya. Tinangka niyong tawagan ang mister ninyo, nakakausap niyo pa ho ba siya? Oo, sabi niya okay lang sila, naka-duty, nakakain. Hindi yung naka-hosted sila. Hindi po, naka-duty lang, may gwardiya lang. The four families of the seafarers managed to directly communicate via video call. They've taken their normal, taken to their normal duties on board the ship as directed by their captain on the ship. Sa panayam ng unang balita kahapon, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na tiniyak sa kanila ng Iranian Embassy na malapit nang palayain ang apat na Pinoy. Inirekomenda o irerekomenda naman ang DMWs International Bargaining Forum o IBF na ituring na high-risk area sa mga seafarer ang Strait of Hormuz. Sa IBF, nag-uusap ang International Union ng mga transport worker at grupo ng International Maritime Employers. Kinubkob ng Iran ang container ship nitong weekend kasunod ng pag-atake nila sa Israel noong weekend. Sinasabing konektado ang may-ari ng barko sa isang negosyanteng Israeli. Patay ang isang fire volunteer sa sunog sa Isla Batis sa San Juan City. Mahigit 1 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Beon ng balita si Bam Alegre. Sumiglab ang apoy sa dikit-dikit ng mga bahay na ito sa Isla Batis sa San Juan City. Pasado alas 5 kahapon na magsimula ang sunog at umabot ito sa 3rd alarma. Hindi bababa sa 12 truck ng bombero ang kinailangan rumesponde. Sinikap ng mga bombero na hindi madamay ang isang kalapit na oil depot. Bago mag-alas 8 kagabi nang maapula ang apoy, nasa 1.5 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Pero ang matagumpay na pag-apula sa apoy, tila may naging kapalit. Habang papalabas kasi ang isang grupo ng mga bombero, bumigay at bumagsak ang isang nasunog na bahay. Nadaganan ng bahagi ng kisame ang 25 anyos na fire volunteer na si C.K. Oliver. Nadala pa siya sa ospital pero pumanaw pasado alas 10 kagabi. Habang nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May 2 bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng 3rd bahay, is doon na namin narinig yung pag-collapse ng isang buong bahay. Kasi akala namin walang patient na nandun. So pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasamaan namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamaan namin. Sakit para malaman namin na yung kasamaan namin is nandun, nabaksakan ng isang structure. Bilang pakikidalamhati, nagtungo sa labas sa ospital ang mga kasamahan niyang bumbero. Di alintana kahit kakatapos lang nilang rumesponde sa sunog. Nagluluksa naman ang mga kaanak ni CK dahil hindi na muli nila makakasama pa ang mahal sa buhay.
kapalit ng kanyang kabayanihan. Masakit talaga namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Matagal na pong fire volunteer ni si CK. Sa amin kasi lumaki yung batang yan. Alaga rin ng kapatid ko. Sa amin natutulog yan. Kasama namin lagi yan pag namamasyal. Ganun. Kaya nakakalungkot na nangyari sa kanya to. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection National Capital Region na magpapabot sila ng tulong para sa nasawing kasamahan. Yun po yung mga kasama po sa hazard po sa aming mga trabaho. Kung maliban sa mga smoke, fire, so possible din po kasi ang mga structural collapse kasi po nababad po sa init yung mga bahay. Alam naman natin sir, hindi matatawaran yung itutulong ng fire volunteer sa Bureau of Fire at sa government tuwing may mga sakuna at may lalo na kung sunog. Pero siyempre, dapat kailangang maingat pa rin lahat. Ito ang unang balita. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso. Dito pa rin tayo sa Subic Bay Freeport dito sa Zambales at maganda pa rin at maliwalas ang panahon sa mga oras na ito. Samantala, nakapagtala ng bagong pinakamainit na temperatura dito sa ating bansa. Ayon sa PAGASA, umabot sa 40 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura nitong Lunes sa Etiaga, Isabela. Iba ang air temperature sa isa pa nating sinusuka tuwing dry season, ang heat index. Ngayong araw, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. Kabilang dyan ang Ambulong, Batangas, Puerto Princesa, Palawan at Aborlan, Palawan. 43 degrees Celsius naman sa Baknot ng La Union, Sangli Point, Cavite, Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan, Etiaga, Isabela, maging dito sa Subic, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Vera Catanduanes at Tacloban, Leyte. Sa Metro Manila, maglalaro sa 40 at 41 degrees Celsius ang magiging alinsangan ngayong araw. Ayon po yan sa PAGASA. Uminom tayo ng maraming tubig, mga kapuso. Ako po si Anzo Pertiara. Know the weather before you go. Para mag safe lagi, mga kapuso. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Surala sa South Cotabato dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa datos ng Office of the Municipal Agriculturist ng Surala, as of March 31, halos 5,000 hektaryo ng taniman at palaisdaan ang natutuyot na at tumbas ito na mahigit 71 million pesos na pinsala. Ayon sa Surala LGU, gagamitin nila ang Calamity Fund para tulungan na mahigit 1,000 magsasaka na apektado ng El Nino. Sa mga nagbabalak umakyat ng Baguio para magpalamig, huwag daw asahan ang tagos sa butong lamig gaya noon. Tumataas na rin daw kasi ang temperatura sa tinaguri ang summer capital of the Philippines. May unang balita si Salima Refran. Tuloy-tuloy ang dating ng mga turista sa Baguio City. Sari-sari kasi ang mga pwedeng gawin at bisitahin sa summer capital ng Pilipinas. Tiga-Tarlac po kami. Oo, namasyal lang para makita naman natin mamisan-misan itong lugar ng Baguio. Sa Tarlac kasi mainit eh, no? Dito mainit na rin eh. Nag-t-shirt na lang po kami minsan. Tapos hindi na po kami nag-jacket minsan. Pero hindi na dayong malamig na temperatura. Nararanasan pa nga ba dito sa Baguio? Malamig pa rin talaga, no? Pagdating ng madaling araw, ano? Kasi nandun pa rin naman yung 17 to 18 degrees natin na temperatura. So, pero do not expect, ano, na talaga yung ine-expect nilang lamig talaga. Pumapalo na kasi ng 28 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura ngayong Abril. At tumadalas na rin daw na nararanasan ito. Maraming araw na talagang matataas yung temperatura natin, ano. Ito yung sanhi ng mga easterlies na ating nararanasan sa ngayon, yung weather system natin. And of course, the impact of the con, ano, yung El Nino. May epekto rin daw sa damang init ang dami ng tao sa isang lugar. Pag maraming tao na nag-iipon-ipon sa isang lugar, mas mainit ito. So, iyan din ang isang dahilan kung bakit dito sa Baguio City ay medyo umiinit din. Handa naman ang Baguio City sa dami ng mga turistang aakyat ngayong tag-init. Pinag-iingat ang lahat laban sa mga scammer na nanluloko sa mga nagbubook online. Do not immediately trust, no, yung mga kausaps online. They can check. We have a complete directory of all the legitimate accommodation establishments sa aming website. That is Baguio Visita.
Ito ang unang balita sa Baguio City. Sanima Refrat para sa GMA Integrated News. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tugunan ang problema sa kuryente. Kasunod yan ang pag-anunsyo kahapon ng National Grid Corporation of the Philippines ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Patuloy naman raw na ito'y minomonitor ng DOE. Nakipag-ugnayan na raw sila sa NGCP at sa iba't ibang power generation companies. Ay sa NGCP, numipis sa supply dahil sa pagpalya ng 31 power plant. Kapag may red alert, ibig sabihin mas mababa ang supply ng kuryente kumpara sa demand. Matipis naman ang reserva ng kuryente kapag yellow alert. Mas marami hong mga plantang bigla ang tumirik na wala ho sa panahon o wala sa schedule. At bigla rin hong pumalo ang konsumo ng kuryente dahil nga ho sa lakas ng tindi ng init ng panahon. Pinakawalaan sa kabundukan ang isang Philippine Eagle na nasagip ng isang magsasaka sa Kabugao, Apayao. Sumailalim sa 3 linggong rehabilitasyon ang agila matapos itong matagpuan na naipit sa isang patibong. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang pagkakaroon ng mga agila ay indikasyon na balanse pa ang ecosystem sa kagubatan. Nagpaalala ang Philippine Eagle Foundation na bawal manghuli ng Philippine Eagle at iba pang uri ng wildlife. May katapat na parusa na hanggang 12 taong pagkakakulong ang mahuhuling lalabag dito. Susunod, batang babae patay sa pananaksak sa Talakag, Bukidnon, ang suspect kanyang ama. At Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, pinaiimbisigan ng DOJ kaugnay ng panawagan niya sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Thank you.
Keep up with non-stop in-court action with GMA Sports. Catch the latest sports news here and around the globe. Be thrilled with conversations about the finest athletes and sports personalities. This is it, yes! Ed Mamouski with a 1-2! It's now down to just 6. And never miss a beat on the latest hard court drama. We'll bring you stories behind each point and victory, one play at a time. Follow our official social media handles for your daily fix of hype and adrenaline. Online, GMA Sports! Presidente ng pananakit ng mga ama sa anak ang naiulat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Talakag, Bukidnon, patay ang isang taong gulang na batang babae matapos saksakin umano sa tiyan ng kanyang tatay. Ayon sa pulisya, nang sila'y rumesponde, nakita rin nilang may saksak sa tiyan at bandang leeg ang 29 na taong gulang na suspect. Bago nung sinaksak ng suspect ang bata, nag-away ang suspect at kanyang misis. Nasa kustodiya na ng pulis ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Sugatan naman ang lalaking 39 na taong gulang sa Kabugao, Ilocos Sur dahil sa pagwawala ng kanyang ama. Kwento ng ina ng biktima, papasok ng bahay ang kanyang anak nang biglang tagain ang kanilang padre de pamilya. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Ayon sa pamilya, lagi humahawak ng patalim ang kanilang padre de pamilya tuwing nalalasing. Pinag-iisipan pa ng pamilya kung sasampahan ng reklamo ang suspect. Inaresto naman ang 49 na taong gulang na lalaki sa Argao, Cebu dahil sa panggagahasa umano sa kanyang 14 anyos na anak. Sa investigasyon ng pulisya na pag-alamang 2 beses umanong ginahasa ang biktima. Nagsumbong daw ang bata sa kanyang kapatid na nagsabi naman sa kanilang lola. Ang kanilang lola nagsuplong sa mga otoridad. Itinanggi ng ama ng biktima ang krimen. Maharap siya sa 2 kaso ng incestuous rape. Pabilis ang balita naman sa ibang bansa. Bilang protesta laban sa nangyayaring gulo sa Gaza, ilang pro-Palestinian activists ang humarang sa mga lane ng Golden Gate Bridge sa San Francisco, California sa Amerika. Ayon sa kanila, kinadena pa ang sarili sa ilang sasakyan. Nagdulot siya ng matinding traffic. 20 ang inaresto. Bukas na muli ang mga sasakyan na dumadaan dyan sa tulay. Ni-rescue ng mga otoridad ang isang mag-asawang senior citizen na naligaw sa mountain range ng Atacama Region sa Chile. 4 na araw na wala ang 2 kasama ang kanilang mga aso sa bahagi ng Alto del Carmen Community. Naligaw sila sa gitna ng matinding snowstorm. Natagpuan ang 2 estudyante sa Germany ang isang buto na mula pa raw sa mga prehistoric na elepante na nabuhay 10 milyong taon na ang nakalilipas. Dahil dyan, nagsagawa ng extensive excavation
ang mga eksperto sa lugar at nasa 120 ang kabuuang bilang ng mga buto na nakita. Ang sinasabing elepante ay may taas na 16 na talampakan at nasa 12 tonelada ang bigat. Nakadisplay ngayon ang ilan sa mga buto sa isang museum sa Germany. Alright, Showbiz Chica, tayo ngayon Wednesday morning. May pa-throwback ang P-Pop Kings SB19 sa kanilang bagong TikTok post. And here it goes, I'm just a kid. Mukhang napa-trip down memory lane ang members na sina Pablo, Ken, Stel, Josh, at Justin sa pag-post ng kanilang childhood photos. Masalo pang kinilega ang mga 18 sa paggaya nila sa poses sa mga larawan. Pupunta sa Japan at Dubai this April ang SB19 bilang parte ng kanilang pagtatag world tour. Marami excited na abangan fans. Abangan natin yung mga kapuso. Totoo, samantala ito, One Dream collab para sa Pinoy fans ang single ng Phil-Am singer-rapper na si Apple Diap at K-pop star na si Sandara Park. Cause I want you to work the middle, grind a little. Ganda. From vocals to music video, perfect for summer anthem, ang Too Proud na Apple at Dara. More than 1.6 million na ang views niyan sa YouTube. Proud daw ang Black Eyed Peas member sa project, lalo't isa siya sa mga nagsulat ng kanta noong pandemic. Magkaiban man ng lahi, pareho namang may love for the Philippines ang dalawang global artists. It's a bop. Oh. We've been friends with 21. And I always see Sandara here in Philippines and like, yo, one day we should, you know, just collaborate. And you know, I sent her the song. She likes it, and you know, she wanted to try something new, and she said yes. At maganda yung kanta. Congratulations to the two of you. Nice one. Samantala, one exciting and challenging role daw para kay Sparkle star Will Ashley ang ginampanan niya sa pelikulang X and Y. Just give me the first letter of your name. X. Ikaw? Y. X and Y. Oh, nakatambal ni Will si, sa May December Love Story. Aktres na si Ina Raimundo na nagbabalik pelikula after 2 decades. Kinwento ito or kwento ito ng dalawang strangers na magkakasama sa isang life-changing road trip. Pag-amin ni na Ina at Will, kinabahan sila ng bongga sa filming ng kanilang intimate scene. It's been a long time since I last did a love scene. Years na rin talaga. Nag-sink in sa akin na, oh my gosh. So parang kaming kinakabahan. Nahiya po ako, pero ang nasa loob ko po talaga nun, kung mahihiya ako, mag-uulit-ulit eh. So gagawin ko na lang talaga yung best ko para ano, isang magandang take na lang talaga. Mahabain ang biyahe nila. Kasama rin sa X and Y ang Sparkle talent na si Kirst Viray. Rumampa naman sa premiere night ang cast ng pelikula. Full support ang ilang kapuso artists, kabilang sina Sofia Pablo at Allen Ansay, na makakasama naman ni Will sa upcoming kapuso serye na Prinsesa ng City Jail. Sa pagbabalik ng unang balita, panghuhuli at paninikip sa mga e-trike, e-bike at kuliglig sa mga national road, tutukan. At ang kakaibang role na ginampanan ng isang alagang aso sa kasal ng kanyang fur mom. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Partner! I know! At ang init ng sabaw! Pero ang sarap ng alusal natin. Oo. Spoiled na spoiled tayo sa unang hirit. I know solid naman, partner. Eh kasi naman itong Paris, kahit saan kayatang kanto tumambay o mapadaan dito sa atin, may pwede kang matikman, di ba? Of course. Nakakabusog naman kasi presyong pangmasa pa. I know. At itong Paris sa almusal natin, sobrang trending daw talaga. At talagang ang haba ng pila. Totoo yan. Ito yung Diwata Paris! Kaya ganda naman yung Diwata. Ganyang kahaba ang pila na yan. Grabe, walang pinipiling oras yan. Seryoso? Walang patay na oras. Grabe naman si Diwata. At this morning, ha, si Chef JR. Mamimit mismo si Diwata. Woohoo! Chef JR, good morning. Morning, Chef Ian Diwata!
Yes, Kaloy! A blessed morning, Shaira. A blessed morning sa inyong lahat dyan. At huwag kayong malilito, ha. Wala ako sa Enchanted Forest ni Diwata. Kasi nandito lang naman tayo sa Pasay City kung saan nakikita nyo nga ang daming nakapila, talaga namang dinudumog ang kanilang parisan dito. At eto nga, sir, tatanungin lang natin, ha. Sir, taga saan po kayong lugar? Taytay Rizal po. Taytay Rizal. Si sir, bakit nyo po pumunta dito? Para kumain ng Paris overload ni Diwata. From Taytay Rizal, dumayo po kayo para tikman yung overload, yes. Paris. Grabe naman yan. Certified trending talaga. Maraming salamat, thank sir. You, thank you. Ang parisan na to kasi, Diyos ko, makikita nyo nga po dito. Eto ha, partida. Eto pa lang yung pila ngayon. Pero, all day long, ang haba po ng pila dito at saka non-stop talaga ang dating ng mga tao kagaya ni sir na taga Taytay Rizal, iba't ibang parte ng Pilipinas para matikman ang overload Paris ng Diwata. And sabi nga nila, oo, masarap yung Paris nila. Pero, mas dinadayo daw talaga dito si Diwata mismo. Pero, sa dami ng tao dito, hindi ko alam, nasa na nga ba si Diwata? Ang daming pila, oh, kasi ang daming tao. So, hahanapin natin. Very hands-on kasi si Diwata. So, nakiki-interact din siya dun sa mga talagang suki niya dito at talaga namang nagpakapagod para matikman, magbumiyahe at para matikman ang kanyang solid na overload Paris. At hindi ko alam kung Paris lang ba yung siniserve nila, pero Diwata! Nasaan na ba si Diwata? Gusto nating malaman eh. Diwata! Diwata! Ay, ayo! Ay, grabe naman yan. Kamusta naman sa entrance? Hello! Wow! A blessed morning, Diwata! A blessed good morning! Good morning, good morning, good morning po sa lahat ng nanonood ngayon sa inyong mga bahay. Ayan. Maganda po ako sa umagang ito. Oh yes! Agree! I totally agree. Eto, busy-busy, alam natin, marami kang inaasikaso ngayong umaga. Pero nakikita natin, mahaba yung pila, pero may sistema kayong ginagawa. Yun yung maganda dito, mga kapuso. Ay, yes, meron naman tayong mga sistema. Kasi una muna, pila, tapos magbabayad. Tapos after mo magbayad, bibigyan ka namin ng coupon. Oh. Tapos ibibigay mo dito sa nagbibigay ng, halimbawa mag-order ka ng overload or langgunisa man yan or sikin man yan. Okay. Or barbecue. So ibibigay mo lang dito yung stub mo para mabigyan ka namin ng order. For example, nag-order ka sa akin, okay, ng overload. So, overload. Ito. Ako, overload, syempre. Overload. Yun din ang dadayuhin ko dito. So, tapos next nyan, dito sa kanin, sa kasabaw, sa unahan. Okay. Dito, so, dito tayo. Diwata, yun yung magandang sistema mo dito, no? Oo. Na para mas namamanage yung mga dami ng tao, eh may, yun nga, sistema na parang may station siyang, yes, kanya-kanya station, pinupuntahan. Yes, station tayo para hindi magulo, hindi malito, yes, ng tao, para makontrol natin kasi ang dami talagang kumakain dito. Which so, is talaga namang congratulations tungkol so, dyan. Talagang, I'm sure winner na winner ito, pero kita mo naman ang personality ng ating, yeah, Diwata. So, ayan, so ito doon, na yung rice. Ah, syempre, after ng rice, right, dito naman tayo sa sabaw. Sa sabaw? Oo, pero, sabaw. Paris ba talaga ka nag-umpisa? Paris, yes, lang? Paris. Hindi nung una muna hindi Paris, mga sigarilyo soft drinks, tapos talagang kinahiligan ko yung Paris kasi nakita ko marami nagpa-Paris din talaga at saka parang in demand yung Paris. Sinubukan ko, yun nga talaga, maraming salamat talaga dahil yun nga, pinangkilik ng taong bayan yung aking paninda. Kaya maraming salamat. So speaking nung kaninang, yung una, sa first station tayo, magbabayad muna. Oo. Magkano naman tong overload na 100 yan, only rice, only sabaw, may kasamang soft drinks. At kung nabiting ka sa soft drinks, may pre-water naman kami rito. Talaga naman, panaro-panaro. So, teka nga, Diwata, curious lang ako, pwede ko bang pakialaman to? Ah, pwede ho, pero mainit. Akin ako okay, yung ano. Ito, kaya. Ayan, ito, mainit yan sabaw. Wow, grabe. Ayan. Nakakailang ganto kayo? Kaldeya, kaldero. Naku, napakarami. Hindi ko na mabilang talaga, pero marami. Marami talaga. Sobra, no? As in, safe na daan-daang kilo, yes, ng karne ang nakokonsumo ninyo araw-araw. Pero sabi nga natin, Paris yung isa sa mga sinaserve mo. Yes. Ito lang ba talaga? O ano pa? Kanina may mga mention ka. Meron akong Seekin Joy, meron akong barbecue, meron akong langgunisa. Okay. Meron din akong Paris Limpo. So, may Paris mga, Limpo? Oo, meron ganun. Pero pagka nagsawa kasi sila sa overload, for example, nagsawa ka sa overload, may mga ibang option para at least matikman nila. Oo, tsaka para sulit din yung, lalong-lalo na ang daming, yes, bumabiyahe, yes, talaga, para matikman yung inyong sinerve dito. Yes, so, para yung, sulit naman. Ako nang hawak, baka mapasukan. Ay, sanay na sanay tayo dyan. Ako na rin maglalagay. Ayan, ah, syempre. So makikita natin yung Paris mo. Ayan, may sili sa ibabaw. Ayan, may mga tapos ano, tuloy-tuloy, no? May anong oras kayo nagbubukas? Open po ako 24 hours. Dandaan lang, baka makapasa yung kamay. Kaya. 24/7. So sa lahat po na nagbabalak na dumayo dito sa Pasay, wala pong problema kasi bukas po sila.
24/7 yeah, at hindi po kayo mauubusan ng kung anumang isa-serve nila. Ay, oo. Dire-diretso tayo kasi may mga supplier ako na naghahatid na lang dito sa akin pagka naubusan tayo. So, dire-diretso. So, ako naman, bago maubos, nag-order na kagad ako para dire-diretso tayo. From dun sa sistema ng pagpila, pati yung ordering, abay, magandang tip din yan. No? Segway yes, natin sa tip dun sa mga magninegosyo. Systematic lahat po ang ginagawa ko dito para at least hindi magulo, mabilis, ang kursiso kahit mahabang pila. So, yun. Nagagampanan ko naman. At saka smooth na smooth lang dapat. No? Oo. Tapos, syempre, dagdag na lang din ng baon ng kaunting pasensya na lang pasensya, din. Kasi, syempre, marami talagang gustong tumikim. Yes, pero pagdating nyo naman dito, panigurado na talagang busog na busog kayo dahil unliray. Magandang umaga po sa Solid Unang Hirit viewers mula 5:30 hanggang 8 ng umaga araw-araw. At dahil favorite nyo kami, favorite din namin kayo. Hindi ba, Mateo? Opo, ito, ito na! Tita Susan, ito na. Dahil love namin kayong lahat dito, palagi nakatutok po sa TV para sa inyo po ito. 5,000 pesos po sa inyo lahat. Ito na, ibuga po natin dito lang po sa Hit the Jackpot! Ayan, para mahulaan nila ang hot item namin, Mateo, hit the jackpot na! Ito na! Lakas! Lakas ng buga, oh! Okay, mukhang bagong lutong hot item po natin ngayon. What is bakit it? Bakit napalakas ang ano mo, buga? Eh, 5,000 pesos po para pwede kayo mapasa inyo po kapag nakahula niyo po ito. Abangan po sa hit the jackpot mamaya. Ano kaya yan? Para naubos mo yung laman ng fire extinguisher. Gulay ba yan, Tita Susan? Ha? Gulay? Baka sa mga vegan yan. Sarap yan. Napalakas ang buga. Ma'am Susie! Kami na taya ni Kaloy sa kanin na isasabay niyo dyan. Alright, oh, perfect. And after mag-swimming din, exactly. Diba? Exactly. Yung gutom na gutom ka kasi swimming ka na swimming. Eto na, ang isa pang mainit-init, ang masarap nating food trip ngayon. Eto na, napakaganda naman ang plating na to. Actually, thanks to our art department. Of course, yun, always. No? Beautiful. Winner, nakare-kare. Sarap naman yan. Galing ito sa bagong pinipilang kainan sa Binondo. Yun, sulit nga raw kasi sa presyo. Kaya nandun mismo si Chef JR. Chef, magkano nga ba yung kare-kare dyan bilang sulit? Hi, Chef! At pinipilahan. A blessed morning! Hi, Ma'am Susie, Brother Kaloy, at sa ating mga food explorers, a blessed morning sa inyong lahat ulit. And yes, talaga naman tama kayo, Ma'am, pinipilahan na talaga naman trending yung ating kare-kare ngayon. At syempre, isasama natin dun sa listahan natin sa mga go-to places kapag nagkikrave tayo talaga ng classic na kare-kare. At eto, na-meet natin yung bago nating kabarkada, si Chef Monclong, para ituro sa atin and explain yung kanilang proseso dito nga talaga sa solid na kare-kare. Chef Monclong, a blessed morning, sir. Morning, Chef. Meron tayong tinatawag ninyong overload kare-kare. Yes, Chef. Pag sinabi kasi natin kare-kare, typically, ano yung kadalasang sahog nito or components? Actually, ang kare-kare is meron, di ba, tuwalya, oxtail, di ba? Yep. So, I mean, kasi ako, paniniwala ako, Chef, na your food, your rules. Yeah, diba? Of course. Yes, so, sir. Napakaganda nun. Dami na actually sa Filipino food, madami na tayong variations. Diba? Opo. So, that's why I made my own version of kare-kare, which is I made an overload kare-kare na may pata. Okay. Pata ng baboy. May pata. Yes. And then, lechon kawali na pinakapaborito ng lahat na pampabata. Of course, Chef. Pampabata. Yes. Yan. And then, syempre, yung beef laman. Kailangan may beef pa rin na component. Meron pa rin. Kompleto. Alright. So, alright, Chef. Itong isang malaki nating pot dito is yung pinapalambot ninyong yung ating panglechon gawali at saka yung ating pata. Yes. So basically, yung stock natin dito, makikita nyo po mga kapuso, yung parang nagkikrema-krema. No? Ibig sabihin ito, matagal na pinalambot, yes, no, Chef? Slow cooking siya. Slow cooking siya na hindi namin siya nirarush. Okay. So and then at the same time, yung stock, very flavorful niyan. Huwag nyong itatapon. Ay, of course. Solid yes, diba? Na solid na yan. So, once na may sobra niyan, huwag nyong itatapon. Pwede natin i-freezer. Pwede natin gamitin the next day para sa sauce natin. Napakagandang tip ng mga kapuso. Yun yung parang isa sa mga tips kung bakit mas mali-level up natin yung kare-kare natin. Ano? Mm. Tapos, eto, Chef. After niya, meron tayo dyan yung napalamig na. Sabi nga natin kanina, lechon kawali. Ano? Yes, lechon kawali. At eto. Nabanggit ko kanina, kailangan syempre, pag lechon gawari or lechon kare-kare, ipa-fry natin. Yes, ipa-fry natin. Chef, ano naging impact ng social media sa inyong negosyo?
Actually, ang social media, sobrang laki. Sobrang laking tulong yan nowadays sa mga business, no? Oo, tama yan. So, once na nag-trend ka, all you have to do is, actually yan is good problem. Ay, oo oh, naman. How to handle yung dami ng tao. Yes, sir. Yung consistency, di ba? Tama, tama. So, that's a good problem for us sa mga business owner. Pero yun nga, sobrang laki yan, nakakatulong talaga. Not only for my business, pero sa mga tao ko din. I totally agree. So, yung social media sa business ni Chef Monklong, nagbulat na, hindi ko na pala kailangan kasi ang isang problema ng karamihan sa kare-kare, Chef, is yung maproseso. Yes, yes. Na part na to. Sobrang prosesong gawin. Kaya nga, that's why, nag-isip ako kung paano ko makikater yung mga masa. Diba? Okay. Then, at the same time, 100 pesos, meron ka ng kare-kare with rice. Sobrang mura, hindi mo na kailangan kumain sa mga sikat na restaurant. Tama. For about at 500, 600, hindi ka nagagastos. Mahal, mahal talaga. Diba? Then at the same time, sa quality, pasok na pasok, 100 pesos, di ba? Oo naman. Yung quality niyan, goods na goods. Yun. At syempre, bago na, napakita na natin sa kanila yung components, yung ating protein or meat components, yung pagpapalambot at pagpalalagay ng lasa doon sa ating pata at saka doon sa ating panglechon. Kawali, syempre, pinaka-critical pag sinabi natin kare-kare, yung sauce. Yes. Chef, ano yung proseso ninyo ng paggawa ng sauce? Yung sauce, nagsosotay lang ako ng onions okay. and garlic. Very important to kasi bakit? Yung balance yes, sir. Ng sauce. Agreed. Andyan. Then once na nasotay, sweat na siya, meron na akong nakatabing stock. Yan, yung sinasabi natin. Yung mga pinagpakuluan natin. Ito yung pinaka-important na yes, base ng sauce. Alright. Alagyan tapos, tip lang din mga kapuso, ano? Pagkare-kare sa akin, ha? Chef, there is never enough garlic. So, kung mas marami kayong ilalagay para sa akin, the better. Yeah, yes, yes. All right. Mas maganda. So, after natin yan mapakuluan, Chef, ano pa yung isang... After nyan, ilalagay na natin yung peanut. Okay. Actually, yung peanut, blended ko na. Okay. Ilagay akong konting stock din, blended ko na siya para mas madali. Yes. Mas madali natin siyang ma-blend. Diba? Actually, very important sa mga food business is may mise en place ka. Proper mise en place. Para once na nag-busy, dire-direcho lang. Sala lang ng salang, bang, bang, bang. Yun yung pinaka-importante. Yes. At habang pinakapakuluan natin yan, Chef, yung overload natin, mga kapuso, sabi nga natin, meron tayo lahat ng components na sinasabi natin kanina. Siyempre, nandyan yung gulay, Chef, no? Yes. Yung gulay natin, blanch lang. Of course, salt. Blanch. Then yung eggplant, gustong-gusto ng mga tao, yung eggplant is piniprito. Of course. That's why naka-fry yung eggplant namin. Ito po yung ating pata, mga kapuso. Yung ating beef, at syempre, yung ating piniritong lechon, kawali. Ayan, no? Tapos, Chef, yung kwan natin, yung bawat isa natin, yung pata, lechon, tapos yung ating beef, 100 pesos, no? Yes, 100 pesos. Pagsama-sama na siya ng ganyan, Chef, magkano na yan? 215. Yes, for sharing na. Mga actually, kasya pa yan ng pang 5 tao kung matipid kayo sa ulam. Oo, eh. Kung talagang, diba? Lalo na masarsa, no? Yes, masarsa. Sarsa pala, actually, ulam na. Panalong-panalo yes, na. Yes, malasa na. Ayan, Chef Monklong, maraming salamat. Mga kapuso, eto, yan lang naman yung ating overload kare-kare. Dito lang yan sa Binondo. At tuloy-tuloy lang yung food adventure natin. Kasama si Chef Monklong kasi mamaya, syempre, mumukbangin natin to, lalantakan natin to. Dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Grabe naman yun. Tsaka halip yung sena. Masarap siguro yung kaya lalong pinipilahan. Matindi. Kasi diba? Kinamot yan, kamay yan, sus. Yun pala yung sabi ng kinamot, kamay yan. Kinamot na ito ang kare-kare ba? Sarap. I just wanna know things. Mahigit 200 documentary na yung tagawa ko sa Eyewitness sa haba ng career ko. Nakamamanghang isipin na mahigit 500 taon na ang tinitinang kong sulat, ang baybayin. When I first started at Eyewitness, I never thought I would make it to 10 years, 15 years, 20 years. Ako po si Howie Severino. Ako po si Howie Severino. Ako po si Howie Severino. May maganda rin sa Eyewitness is we have the permission because of the name of the show. It's Eyewitness. Kami ang saksi. Hanggang dito lang kami sa deserted na kalsada ng Marawi dahil nagpuputo ka na doon. There were also opportunities for me to document places and societies
before they were changed forever. Kami ni Mike Enriquez. Samahan niyo kaming maglakbay sa Iraq. 150 kilometers na pumunta sa Iraqi border. Bago pa sinimula ng Amerika yung pagbobomba ng Iraq, pumunta kami doon. Ganun din ang mga documentary ko sa Marawi. Pinalalayo tayo. Unique society or city bago siya nabago ng gera. Na-document din namin yun. Nandyan lang yung bakbakan. Nakikita namin yung usok ng mga bomba at mga chopper. Narinig namin yung mga bala dito. Take with me. Ano na? Meron akong narinig na mahabang volley ng gunfire. All of these stories are portraits of places at a time that will never be repeated. Lagi kong iniisip na itong ginagawa kong dokumentaryo ay maaring maging pinakahuli. I was one of the first COVID patients in the Philippines when there was no treatment yet. When I was able to survive something like that, everything else became kind of easier to deal with. Eyewitness is more than a show. It's part of the historical record. Itong pwesto ko ang masasabi natin ground zero ng protesta rito sa Hong Kong. Quality, yung tatak public affairs. We don't take a lot of shortcuts. We put in the time to produce quality work. And this kind of investment and attention to detail reflects commitment. Huwag mong tanungin kung mahirap. Tanungin mo kung mahalaga. Kasi kung magpasya ka na mahalaga yung isang bagay, maghahanap ka ng paraan kahit mahirap. Ako po si Howie Severin at ito ang Eyewitness. Basta't usaping legal at katanungan sa batas, bibigyan natin ng kasagutan. Huwag magdalawang isip. Ang always inyong sandigan, Kapuso sa Batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney. Salamat, Ivan. Ang sakit po sa puso ng pag-uusapan natin, kalunos-lunos nga ang nangyari sa dalawang bata na natagpo ang patay sa loob ng isang kotse. Alam ko marami kayong tanong tungkol sa kasong to. Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, makikita sa CCTV na naglalaro sa paligid ng sasakyan ang dalawang bata. Nakapasok sila sa sasakyan at natagpo ang patay matapos ang ilang oras. Sabi sa autopsy, na-suffocate ang mga bata. Posible po bang may pananagutan rito ang may-ari ng kotse? Actually, bakit naman ang may-ari ang magkakaroon ng pananagutan sa ganitong sitwasyon? Nakikiramay po tayo sa mga pamilya ng mga batang pumanaw. Talagang masakit na makarinig ng mga ganitong pangyayari. Pero yung ganitong galit na ipinakita ng mga bagulang, nahihingi sila ng hustisya at hindi makikipag-areglo, maintindihan natin kung ito ay isang kaso, halimbawa, ng reckless driving at nabangga ang mga bata, kaso ng hit and run, o mga kaso ng pagpapabaya sa pagmamaneho kaya't nawalan ng buhay ang mga walang kalaban-laban ng mga batang ito. Heto ang sabi ni Attorney Gabby, wala po ako nakikitang ganung klaseng kapabayaan sa kasong to. I'm sure nabanggit na natin dito sa segment natin na sa mga ibang sitwasyon, ang registered owner ng isang kotse ay maaaring managot sa mga danyos kahit na hindi ito ang nagmamaneho ng isang kotse na nagdulot ng kapahamakan sa mga pedestrian o sa ibang kotse. Pero ito naman po ay para sa mga kaso ng pagpapabaya o kung ito ay isang actual na krimen halimbawa. So ang tanong, may pagpapabaya ba sa parte ng may-ari ng kotse? Sabi ni Attorney Gabby, parang wala naman, di ba? Hashtag Ask Attorney. Attorney, 2 at 3 years old ang mga... Ayan, nakawa kayo! Tita Susan Enriquez. Isahin mo ng tama yan. Na-miss kita. Oh, miss you too. Miss you, na-miss ka miss namin, of course, of course. Miss you so much. Oh, wow. Ito na, tita. Exciting na po ito. Ito na.
Oho, nako baka kung saan mo ako dadalhin ha, ikaw eh, bisita ka lang dito ngayon. Excited nga ako, oo nga, excited nga ako sa out of the country nating dalawa. Wow. Masaya to, marunong to lumangoy, Tita Susan. Marunong naman lumangoy, hindi mo naman ako pwedeng lunurin. Oo, kung di mo masyado, edi mag-ala superhero ka na lang, lipad na lipad sa tubig. Aba, lilipad sa tubig! O, dapat gawin natin to. Tita Susan, possible po yan. Yan nga po ang masayang water adventure today ni na, of course, Andrew and Jenzel. Let's go back. Balikan po natin sila sa Subic. Magandang umaga, guys. Fly high, guys! Fly high, guys! Fly high! Anjo, ako si Jenzel. Mataas dito. Yay! Jenzel, asan tayo ngayon? Abot ko na ba to? Wait lang, Anjo! Hindi ko sure kung abot ko na. Good abot morning! Yes, andito pa rin kami sa isang beachfront dito sa Subic Bay Freeport Zone, dito sa Zambales, at iba-ibang ang activities ang meron dito, mga kapuso. Meron ditong parasailing! Parasailing? Diba? Ano pa dyan, sir? Oh, meron ditong banduagon. Ako, ayun, excited din ako dyan. Siyempre, meron jet ski na na-try natin kanina. Okay. And of course, merong flyboarding! Ito yung pinaka-inaakabangan natin. Pero dyan, sa leto nga, galing tayo kanina sa banana boat. Itong banana boat, mga kapuso, may enjoy ng 10 tao for 50 minutes for only 350 pesos per hit. Ang sobrang saya experience on. At Jensen, itong banana boat, wala tong sinabi sa flyboarding na susubukan natin mamaya. Warm up lang to dahil sa flyboarding, kailangan ng matinding focus at matinding balance para maging successful ka sa flyboarding challenge mamaya. Jensen! Nakikita ko na nga si Kuya. Ako rin eh. Siyempre, mamaya, itatry natin yan. Uh-huh. G ka na bang lumipad sa tubig mamaya? Ay, lako ako. Pati na lang mo, Jensel. G na G na ako. Ano pa, mga kapuso? Siyempre, sino pa ba abangan yan? Sa inyo pang balisang morning show, saan laging ulang ka? Ulang! Hinig! Let's go! Ang mga tanong sa batas, bibigyang kasagutan, magtanong lang dahil always at your service ang inyong kapuso sa batas. Attorney Gabby Concepcion, happy hump day! Ako ay pumapayag na disiplinahin ng guro ang aking anak. Teka. Ano to? Kasunduan sa pagdidisiplina? Sa mga magulang dyan, nakapirma na ba kayo ng ganitong dokumento mula sa school ng mga anak ninyo? Isang concerned citizen kasi ang nagpadala ng discipline waiver na tulad nito sa GMA News na pinapapirmahan daw sa mga magulang ng isang teacher mula sa Rizal. Pero bago kayo pumirma, alam nyo ba ang ibig sabihin yan? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, legal ba talaga yung ganitong waiver? At ano pong ibig sabihin once na pirmahan ko to? Well, medyo nakakabahala talaga ang waiver na ganito tungkol sa pagdidisiplina sa mga bata habang sila ay nasa paaralan. Unang-una, may polisiya naman ng DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit sa mga estudyante. Actually, zero tolerance policy in fact, ang DepEd tungkol sa child abuse, bullying, exploitation at iba pang makakasakit sa ating mga anak. Bawal din sa ilalim ng Article 233 ng Family Code ang corporal punishment
o yung pisikal na pananakit sa mga bata sa mga eskwelahan. So magtataka talaga kung bakit kailangan ng waiver kung wala naman silang ginagawa na mali o taliwas sa requirement ng batas. Mahirap naman kung ang waiver ay dahil pinapahintulutan ninyo ng paaralan na gamitin ang kahit na anong uri ng disiplina para sa mga bata, which might include corporal punishment or any form of child abuse. Kasi bawal ang emotional o psychological punishment o katulad ng paggamit ng masasakit na salita na makakasira sa pagkatao o dignidad ng bata. E baka makasuhan hindi lamang ang magaguro o ang paaralan, pero pati na rin ang magulang na nagbigay ng pahintulot na gawin ito. Kasi child abuse yan. Anyway, hashtag ask attorney, attorney. Bukod dito, may iba bang mga waiver din tayong na-encounter na kailangan pinapipirmahan? Ano ba ang dapat nating tingnan o tandaan bago pumirma ng ganito? Tandaan, dapat ilag kayo pag merong pinapa-waive sa inyo. Bakit? Pag sinabi kasing waiver, ibig sabihin ay meron kayong pinawawalan o gini-give up na karapatan o pribileheyo. So dapat ay palaging malinaw at siguradong alam ninyo kung ano ang wine-waive o gini-give up ninyo. Usually sa mga paaralan ng isang halimbawa ng waiver ay kung may school field trip. Sanay tayo na may waiver na walang pananagutan ng paaralan in case na magkaroon ng aksidente. Ibig sabihin na usually, hindi na kayo pwede mag-file ng kaso pag may nangyaring aksidente for damages, halimbawa. But take note, malamang hindi rin kikilalanin ang waiver na to kung ito ay gross negligence o sobrang pagpapabaya ng paaralan o krimen ang nangyari. So pag may waiver na pinapipirma sa inyo, dapat malinaw kung ano ang pinapa-waive sa inyo. Although sa ilalim ng batas ang isang waiver na labag o contrary to law or batas o sa public policy, morals or good customs ay walang bisa, null and void kumbaga. So kahit na pumirma kayo ng waiver na hindi nyo kakasuhan ng paaralan, kung may mangyari habang dinidisiplina ang anak ninyo, walang bisa ang waiver at maaari nyo pa rin kasuhan ng teacher o ang paaralan kung sinaktan ang anak ninyo. So hindi pwede sabihin ng teacher na, eh pumirma naman kayo, pwede na naming disiplina ng anak ninyo. Well, hindi naman kasama doon ang pananakit o pagdidisiplina na bawal sa batas. So ingat po kayo sa inyong mga pinipirmahan. Kasi baka mamaya, labag sa batas, kayo ang magkaroon ng kulong. So basta't usaping sa batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip, ask Attorney Gabby. Bumalik sa pagkabata lahat, ha? In fair, look medyo at this. Medyo focus kayo lahat maglaro, ha? Medyo. Pagandahan, ha? Ano yakin? Ano yakin, ha? Magic, 1, 2, 3. Wow! Amazing siya pa din. On brand. Galing. Pagkain talaga. Ay, oo nga. 1, 2, 3, oo. Masaya na ang ating tanghalian, Kapuso Network, dahil kasama na natin araw-araw ang It's Showtime! Yeah, congrats sa buong It's Showtime family. Yes. Ang taas-taas ng ratings. At napaka-espesyal na makakasama natin ngayong umaga live sa Unang Hinit. Let's all welcome It's Showtime host, Karin! It's Showtime! Kaya no, parang ito ba to? Akalain mo yun, masasabi mo siya dito sa set, di ba? Hello, kamusta na? Nice to see you again. Long time, long time. Trending ang magic natin. Oo nga. Yeah, welcome back. Hello again. Hello. Hello, hello, hello. Eto na. Karin, welcome sa Unang Hirit. Thank you. First time ka namin makasama dito. Welcome sa GMA Network, wow, ang pagbabalik. Yes. Bati ka sa iyong mga nakamiss na miss sa'yo. Hello mga kapuso, mga madlang kapuso, madlang people. Andito na tayo. Kurutin nyo nga. Yes. Hindi ko sure. It's real. Hindi ka na nanaginip. Eto ka na. Sunod-sunod ang mga ganap mula nung contract signing hanggang sa historical first airing nyo sa GMA.
Kamusta ba yung pakiramdam? Ito ba yung naisip mo na mangyayari? Oo nga. Ang sarap, no? Isipin na ang imposible ay nagiging posible. Posible. Parang nagiging mas matapang tayo ngayon mangarap kasi parang... It's happening. Kahit ano pwede mangyari at magagandang mga nangyayari. Yan. Okay. Eto pero... Ito pa. O yan, Lynn. Oh, yeah, kasi after nung first airing niyo sa GMA, anong pinag-usapan niyo ng mga co-host ko sa Showtime? Kumbaga, ano yung naging overwhelming feeling for everyone ibang tahanan, at the same time? No? Oh. I think gratitude, pagpapasalamat. Kasi marami na kaming napagdaanan yung mga time na talagang hindi namin alam saan kami pupunta. Mm-hmm. Diba? Saan tayo? Oo. Meron pa bang... Yung takot talaga. Oh, no? Hindi tiyak yung ano eh. Bukas yun eh. Lang tama, di tiyak. So, grabe yung pagpapasalamat namin. And I think, dahil ang saya-saya na nangyayari, gusto namin ibigay yung best namin. So, ano pang pwede natin gawin? Ano pang pwede ipakita? So, from the lowest low, talaga ngayon, highest high na talaga ulit. High energy, High energy. Yung napawawa lahat sa opening, speaking of high energy, napawawa lahat sa opening number nyo nung first day nyo sa GMA at isa Thank na sa you. Trending. Ay, ha? Salamat! Yung performances nyo, so gaano katagal nyo yung pinaghandaan? Siyempre, merong mga paglipad si Vice Ganda ginawa. Nag-rappelling siya dun sa taas. Dati nag-helicopter lang siya. Pero sa banda ko naman, kaya napaos tuloy yata ako. Andan ako, sumigaw talaga kami ng, who got the power? Ang aga pa, oo. So, yun, nakakatuwa. Ayan yung, I got the power. Kasama ko yung Femme MNL. So, tuwang-tuwa ako kasi Encantadia fans sila. So, dahil kami lang yung nandun sa parang maliit na tunnel. Yung Femme MNL, kalaro ko sila, naglalaro kami ng Hator-Hator. Ako si Alena at glinast ko sila. Sabi ko, ang saya niya namang kasama. So, I think, yung warm-up na bonding also helped a lot. Okay, ang galing ah, grabe. Uy, pero Kareel, sobrang solid yung Showtime family. So, asaran talaga kayo kasi. Yes. Di ba, nakikita naman natin, nag-aasaran sila. Pero may times pa nagkakapikuna na kaya parang, dude, di ko na gusto yan. Oh. Paborito din siya. Paborito din siya ni Vice. Yes, asaran din, no? Pero ang pinaka-naasar talaga ako, Ryan Bang. Joke lang. Si Hyunsung Bang, ano siya, of course, he's a Korean and yes. Sabay kaming pumasok sa Showtime as Jurados. Mm. So yung level ng bonding namin, sobrang lalim na. Parang ano niya ako, ate. Mm. And yung asaran namin, next level talaga. Minsan inisip ko, shucks, nagkakapikunan. Pero ang galing niya kasi, Ate Kareel, I love you. After every asaran, may bawi pala. Just in case naasar ako ng tunay. Oh. Kasi minsan acting-acting lang kami, di ba? Pero... Ate K, love you. May paalala palagi. Bisan personal na. Pero secret lang yan. Secret lang. O, isa sa trending moments sa It's Showtime ay ang proposal sa iyo ni Yael. At recently ay nagkaroon kayo ng renewal of vows. Sa loob ng 10 years, anong best thing sa inyong marriage? I think yung idea na palagi niya ako sinusuportahan. And I think it came out in the podcast na even yung acting and romantic scenes, he's so supportive of theater in general. Kasi mahirap siya eh, di ba? Parang magsiselos ka ba or what? Darito ang mga binabantay natin balita ngayong Miyerkules. Ang panghuli sa mga e-bike, e-trike at iba pang katulad na sasakyan sa Maynila, naroon si Nico Wahe. Balitang consumer naman sa Kadiwa Market ang hatid ni Bam Alegre. Ilatag na natin mga unang balita ngayong umaga. Mga e-trike, e-bike at kuliglig sa mga national road titikita na. Babaeng nakiki-wifi sa Lapu-Lapu, Cebu. Sinabunutan, kanyang kasama at isa pang grupo, nagrambulan. Senior citizen sa Talisay, Cebu na budol daw at natangayan na mahigit 200,000 pisong cash at mga alahas na isa ring senior. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez pinaimbisigan ng DOJ kaunay ng panawagan niya sa AFP na bawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos.
ang mahalagang role ng isang alagang aso sa kasal ng kanyang fur mommy. At Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, sumalang sa TED Talks. May pakiusap ang ilang pasahero at driver ng tricycle, e-trike, e-bike at iba pang light vehicles ngayong titikita na sila kapag nahuling dumaraan sa National Road sa Metro Manila. Bayon ng balita live si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Hindi na lang sita kundi may violation ticket na rin mula ngayong araw ang mga mauhuling e-trike, e-bike, tricycle, kuliglig, pedig at iba pa na namamasada o bumabaybay sa mga national road sa Metro Manila. Pero marami sa mga namamasada nito ang nakikiusap sa gobyerno na i-reconsider muli ang utos na yan dahil sila raw ang mawawala ng hanap buhay. Maagang pumasada si Jay gamit ang kanyang tricycle. Pero imbes na maghapong papasada, hanggang alas 5 na madaling araw lang muna raw siya. O hanggang walang bantay na MMDA. Ngayong araw kasi magsisimula mag-issue ng violation ticket ang MMDA sa mga e-bike, e-trike, kuliglig, pedicab at tricycle na mahuhuling dumadaan sa National Road sa Metro Manila. Sa kaso ni Jay, hindi raw maiwasang dumaan siya sa Taft Avenue at Rojas Boulevard. Papunta kasing Pier 15 ang biyahe niya sa ilalim ng Ermalu o Ermita, Malate, Luneta, Toda. Di na raw niya alam kung saan dadaan pa. Di niya raw din alam kung saan pa kukuha ng ipapakain sa pamilya kung pagbabawalan sila sa kanilang ruta. Dito namin kinukuha yung ano namin eh, pinang bubuhay namin sa pamilya namin. Kasi kami, lumalaban kami ng patas eh, para mabuhay lang namin yung pamilya namin. Hiling niya, sana raw ay bigyan sila ng konsiderasyon. Hindi raw kasi biro ang 2,500 pesos na multa at mas lalong masama ang tama sa kanya kapag na-impound ang kanyang tricycle. Laki rin yung tope niyan, pwede ko rin pambili ng sagsakong bigas sa pamilya ko. Hindi rin pabor dyan ang mga pasahero ng tricycle na papunta sa Pier 15. Wala naman daw kasing bumibiyahing jeep papunta roon. Mapipilitan daw sila mag-motorcycle taxi o TNVS, kaya mapapalaki ang kanilang gastos. Malaking tulong din sa amin, tapos kawawa rin naman sila kasi yung pinagkakayataan nila. Dito mas mura kasi, masasal pag nawala yun. Giit din ng mga driver, malaking tulong sila sa mga pasahero. Hindi po inaasahan, may biglang papara, may emergency na iahatid po sa ospital. Eh, alam naman po natin ang ospital, eh, nasa main road po yan, nasa mga pinagbabawal. Ibang usapan pa raw ang mas malaking konsumo nila sa gasolina sa paghahanap ng ruta na hindi sila mauhuli. Sa gasolina naman, maraming konsumo. Pag-ganong-ganong ka, paikot-ikot. Wala kami kitahan ngayon, bawal na eh. Malamang ito, magbabago kami ng hanap buhay. Babalik ako sa pagiginto. Kabilang sa mga national road sa Metro Manila na bawal nilang daanan, ang Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, Katipunan Avenue at C.P. Garcia Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard at Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway at MacArthur Highway, Elliptical Road at Mindanao Avenue. Iga, nandito ako ngayon sa Taft Avenue na isa nga sa bawal daanan itong mga light electric vehicle, pedicab, tricycle at ito mga kuliglig. Pero dito sa aking likuran, ito yung mga sinasakyan o dito sumasakay yung mga pasahero ng e-trike na papunta dun sa Pier 15. Ang ginagawa na lang nila ngayon ay mabilis na lang nagsasakay ng pasahero at mabilis na lang din kakanan sa UN Avenue papunta dun sa Rojas Boulevard. At doon sa Rojas Boulevard, papuntang Pier 15, doon daw yung bahala na. Kaya sana daw i-reconsider ito ng MMDA. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Patuloy na pinipilahan ang mga murang produkto sa Kadiwa Market sa Department of Agriculture. Kumustahin natin ang mga presyo live mula sa Quezon City. May unang balita si Bam Alegre. Bam!
Susan, good morning. Murang mga pangsahog at pang-ulam farm-to-market quality. Ito yung mabibili dito sa Kadiwa Market sa Department of Agriculture sa Elliptical Road dito sa Quezon City. Abot kayang gulay ang mabibili rito. 35 pesos kada kilo ang kalabasa at sitaw. 70 pesos ang kada kilo ng talong at 90 pesos ang kilo ng carrots. May mabibili ring premium na karne na mas mababa ang presyo kaysa sa palengke. 260 pesos kada kilo ng pata, 310 pesos kada kilo ng karne, at 330 pesos kada kilo naman ang liempo. Sa ilang mga Kadiwa Market, tulad sa kalapit na Quezon City Hall, ay may bigas na mabibili sa halagang 39 pesos kada kilo, pero posibleng hanggang Biyernes lang ang supply nito ayon sa ilang tindera. Ang karaniwang supply na premium rice na siyang meron dito ay 55 pesos naman kada kilo ang halaga. Ayon sa ilang mamimili na ating nakita rito, talagang magandang option naman talaga yung mga mabibili rito sa Kadiwa Market dahil sa abot kaya talaga ito. Kahapon, pinilahan ang tindang bigas na 39 pesos kada kilo sa Kadiwa Market sa Las Piñas. Ayon sa Department of Agriculture, bigas ang pinakamabiling paninda sa lahat ng Kadiwa store sa bansa. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bam Alegre, para sa GMA Integrating News. Dahil sa pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar, inaasahan tataas ang halaga ng pag-aangkat ayon sa isang ekonomista. At ang magiging resulta raw niyan, mas mataas na presyo ng mga bilihin. May unang balita si EJ Gomez. Muli na namang sumadsad sa pinakamababang palitan nito kontra dolyar ang ating piso. Nagsara ang palitan 57 kada dolyar. Ito na ang pinakamababa sa nakalipas na halos isa't kalahating taon o mula noong pumalo ang palitan sa 57.37 noong November 22, 2022. Ayon sa isang ekonomista, ang mas mababang palitan ng piso kada dolyar ay bunsod ng paglakas ng US dollar mula nang lalo pang tumaas ang tensyon sa Middle East, kasunod ng pagpapakawala ng Iran ng mga drone at missile laban sa Israel noong Sabado. Mataas na naging dolyar kasi gawa nga may geopolitical risk, no? Kasi may statement yung ibang Israeli military officials na maaring meron silang response or retaliation sa weekend na missile and drone attack ng Iran. Medyo lumakas din yung dolyar kumpara sa ibang currency sa buong mundo. The highest in 5.5 months yung US dollar, the average compared to the global currency. Ngayong mas mataas ang dolyar, apektado raw ang ilang sektor, partikular yung mga nag-i-import, na siya namang posibleng magpataas ng kabuang inflation sa bansa. Tumataas yung dolyar, syempre tumataas yung importation costs. Yung mas nagiging mahal mag-import at ang implikasyon nun, syempre malakas mag-import ng Pilipinas eh. At ipapasa yun, pati yung mga binibili natin, yung mga bibihin natin, maaaring tumaas din. Makakabag din siya sa pagtaas ng inflation. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Muling naunggat ang issue ng human rights violations noong martial law sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa foreign correspondents. Tinanong ang Pangulo, handa na ba siyang mag-sorry para sa mga nangyari noong administrasyon ng kanyang ama. Noong ng balita, ang kasama natin si Ivan Mayrina. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, tinanong siya kung hihingi ba siya ng paumanhin para sa mga naganap noong martial law sa panahon ng kanyang ama. Will you apologize as President of the Republic in behalf? What? The President of the Republic? No, that seems a little contrived. No? Who is apologizing to whom now? Sa sagot ng Pangulo, tila inihiwalay niya ang pagiging Pangulo sa pagiging miyembro ng pamilya Marcos. I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that, that's my first priority. Sa tingin ni dating Bayan Muna representative, aktivista at biktima ng human rights violations na si Saturo Campo, hindi pwedeng ihiwalay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang papel bilang Pangulo at bilang anak ng dating Pangulo. Napunta na nga sa presidency, the more is the compelling reason as one of the factors to establish his good standing with the people, mm-hmm. ay balikan yon at
mag-apologize sa ginawa ng kanyang tatay. Bahagi ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act ang pagbuo ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Ang komisyon nagtatag ng isang museum para panatilihing buhay ang mga alaala at bigyang respeto ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng martial law. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpapatuloy ang mandato at pagpopondo sa komisyon. Kung titingnan natin, apology na ba yun? Ito ba ang mga aktibidades na nagpapakita na sorry rin sila? Maari. Pero iba rin yung pagmarinig mo na sorry po sa nagawa ng tatay ko o ng lolo ko o ng pamilya namin. Maraming biktima ang lumapit sa amin. Kailangan lang namin na naramdaman ng Estado na nasaktan kami. Recognition by itself is a form of balm for the conscience. It's also a form of reparation. And words do matter. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Pinaimbisigahan ng Department of Justice ang panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular kung may tuturing na sedition, inciting to sedition o rebellion ang panawagan. Inaimbisigahan din ng Philippine Navy ang mga pahayag ni Alvarez na isang Marine Reservist na may ranggong colonel. Una nang sinabi ng AFP na PNP na mananatili silang tapat sa kanilang tungkulin. Handa naman daw humarap si Alvarez sa investigasyon. Binigyan din niya ang pagbanggit sa mga salitang mapayapang paraan sa kanyang panawagan. Inciting to sedition, ako nanindigan pa rin na walang ganun. Ngayon, para sa akin, hayaan muna natin yung DOJ na magsabi kung anong crime committed. Kung meron mang nasaktan, di asensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Update po tayo sa butas sa Sales Road sa Pasay City. Natakpan na ang butas na may halos 10 talampakan ng lalim sa gitna ng kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, pinapatuyo na ang semento bago latagan ng asfalto. Mamayang hapon, inaasahang bubuksan na ang bahaging yan ng Sales Road. Pansamantalang binuksan ang westbound lane ng naturang kalsada para sa mga motorista. Nitong weekend, biglang lumitaw ang butas sa kalsada at tila naging lawa ng mapuno ng tubig. Nasirang tubo ng Maynilad ang naging sanhiraw ng paglambot ng lupa. Mga kapuso, 7 dampo dito sa Luzon ang nakapagtala ng pagbaba ng tubig sa nakalipas na 24 oras. Kabilang dyan ang Angat, Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoir ayon sa PAGASA. Nananatili namang mataas pa sa 180 meters na minimum operating level ang tubig sa Angat. Tumaas naman ang water level ngayon sa Ambuklaw at Magat Reservoir. Mga kapuso, posibleng makaranas ulit ng matinding init ngayong araw. Batay sa forecast ng PAGASA, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Ambulong, Batangas at Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Sa iba pang lugar sa Luzon at Visayas, posibleng makaranas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Babala ng PAGASA, maghanda pa lalo't sa Mayo ang kasagsagan ng tag-init. May unang balita, si Maki Pulido. Abril pa lang pero nahigitan na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng PAGASA. Sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init kaya maaaring mas uminit pa ang panahon. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin po possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Kaya sabi ng PAGASA, merong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng PAGASA at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index o ang ramdam na init na maaaring mas mataas kaysa sa recorded temperature. Yung heat index
yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Sa ganitong init, laging payo ng health experts, umiwas magbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Sa Mangaldan National High School sa Pangasinan, inagahan ang pasok ng mga bata para tuloy ang face-to-face classes. 6:30 a.m. hanggang 10 a.m. na ang schedule ng face-to-face at pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up yung pagmo-monitor nila sa asynchronous. So ibig sabihin, sa oras na yon from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Walang choice si Mas Ruhr na nagbebenta ng mga damit mula sa itinutulak niyang kariton. Mainit, masakit sa ulo, tsaka masakit sa mata yung sobrang init. Mainit naman, pero mas mainit kasi yung ano ng ano. Kesa sa naka-jacket ka, hindi naman ganong, mas mainit talaga yung ano, araw, sikat ng araw. Lumililim naman daw siya kung may pagkakataon at mas maraming tubig ang iniinom. Kailangan lang magtiis para masuportahan ang mga magulang. Kailangan pa rin talaga magtinda. Kahit sabihin pa nila na mainit, tiisin na lang. Hindi ka nga naanuhan ng araw, wala ka naman pera, wala kang kikitain. Ito ang unang balita, Mackie Pulido para sa GMA Integrated News. Anim ang patay sa pagtaob ng isang bangka sa India. Sa Denmark, nasunog ang ilang bahagi ng makasaysayang Old Stock Exchange building sa Copenhagen. Papasada ng UB Express overseas. Nasunog ang makasaysayang Old Stock Exchange building sa Copenhagen, Denmark. Naabo ang ilang palapag ng 400 taong gusali. Bumigay rin ang ilang bahagi ng bubong, pati na rin ang spire o patusok na bahagi nito. Nagmamadaling isinalba ng mga tao roon ang ilang painting mula sa loob ng gusali. Walang naiulat na nasaktan sa sunog. Nire-renovate ang 17th century building ng sumiklabang apoy. Inaalam pa ang sanhi nito. Sa Mexico, patay ang isang piloto at dalawang pasahero matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter. Kita ang maitim na usok na nagmumula sa pinangyarihan ng insidente. Nag-crash ang helicopter sa tuktok ng isang repair shop ng mga sasakyan sa Mexico City. Iniimbestigahan pa ang sanhi na pagbagsak ng helicopter. Anim kabilang ilang batang patay sa pagtaob ng isang bangka sa Jammu and Kashmir sa India. Kabilang sila sa 12 natagpuang pasahero. Patuloy na hinahanap ang 3 nawawala. Umapaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-uulan sa mga nagdaang araw. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Kakaibang role ang ginampanan ng isang alagang aso sa kasal ng kanyang fur mom. Oh naman, hindi lang loyal kundi floral din si Sago the dog sa kasal ng kanyang amo na sina Joel Yubienko at Leonardo Santos. Siya kasi ang mismong bouquet ng bride. Sabi ni Joel, wala rin talaga siyang balak na gumamit ng bulaklak. Kaya nang makita niya si Sago na nakasuot ng malabubuyog na dress, naisip niyang si Fair Baby na ang kanyang doggy bouquet. Ang special moment na yan may mahigit 8 milyong views at mahigit sa 1 milyong likes na sa TikTok. Ito po, star-studded din ang Team USA Basketball sa 2024 Paris Olympics. Kasama po sa koponan ng four-time NBA Most Valuable Player LeBron James, first-ever unanimous NBA MVP Stephen Curry, two-time NBA champion Kevin Durant, at iba pang NBA All-Star tulad nina Anthony Davis at Jason Tatum. Si Golden State Warriors head coach Stephen Kerr naman ang magiging coach ng Team USA. Patuloy pong binubuo ang lineup ng team ng lalaban sa Olympics. Samantala, binudol umano ng isang lola ang isa ring lola sa Talisay, Cebu. Sa Cebu rin at Davao City naman, nahuli ka magkabi-kabilang rumble. Narito ang unang balita. Nagbatuhan ng mga upuan ng mga lalaki at babaeng yan sa isang kainan sa Barangay 4A, Davao City noong Sabado. Base sa investigasyon, nakainom ang mga sangkot sa gulo.
Selos ang isa sa mga tinitignang ugat ng away. Ayon sa pulisya, lahat ng sangkot sa gulo maharap sa reklamong alarm and scandal. Wala silang pahayag. Huli cam sa Lapu-Lapu, Cebu. Sinabunutan ng babaeng iyan ng isa pang babae na nakaupo sa isang indoor arena. Nagresulta ito sa gulo nang sumali sa away ang mga kaibigan ng dalawang babae. Ayon sa kapatid ng biktima, naki-wifi sila roon para mag-research at download. Paniwala nila na pagtripan sila dahil hindi nila kilala ang grupo. Nagtamo ng mga pasa at galo sa katawan ng babaeng sinabunutan. Nai-report na ang insidente sa pulisya. Ayon sa lokal na pamahalaan, mas paiigtingin ang pagbabantay ng mga tanod sa lugar. Sa Cebu pa rin, isang babaeng senior citizen ang inaresto sa Talisay City dahil sa umano'y pambubudol sa kapwa senior citizen. Ayon sa pulisya, nagpakilalang Korean ang suspect at ang dalawa niyang kasabwat. Nagpatulong daw ang tatlo sa biktima na pumunta sa isang hardware store. Pagkagaling sa hardware, doon na raw kinuha ng mga suspect ang mahigit 200,000 pesos na pera ng biktima at mga alahas. Ang sabi raw ng mga suspect sa biktima, pansamantala nilang iiwan sa kanilang sasakyan ang kanilang bag na may lamang 1,000,000 piso. Pero nang tinignan ang bag, puro papel lang pala. Sa follow-up operations, naaresto ang isa sa mga suspect pero hindi na nabawi ang mga tinangay na pera at alahas. Patay ang isang babaeng senior citizen at negosyante matapos hold-upin ang pagbabarilin sa Barangay Menjola sa Sinloan, Laguna. Kinilala ang biktima na si Lydia Platero, sugatan ng kasama niyang pamangkin na si Patrick Platero. Ayon sa Sinloan Police, hinarang ng mga nakamotorsiklo ang tricycle na sinakyan ni Lydia at minamaneho ni Patrick. Tila planado raw ang pang-hold-up at posibleng alam ng mga salarin ng oras na pag-uwi ng biktima. Posible rin daw na nagmatigas ang biktima na ibigay ang perang dala niya, kaya siya binaril. Natangay ang nasa mahigit 200,000 piso mula sa biktima. Patuloy ang investigasyon at ang pagtugis sa mga suspect. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sumalang sa isang TED Talk si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Ibinahagi ng beauty queen sa Instagram ang kanyang TEDx experience sa isang school sa Taguig. Sentro sa naging talk ni Michelle ang topic na Redefining Beauty and Success, na base raw sa kwento ng kanyang buhay. Speaking of MMD, dumalo rin kamakailan ng Sparkle Star sa isang fashion event sa Seoul, South Korea. Spotted pa siya sa isang picture kasama ang OPA actor na si Teo Yu na bumida sa award-winning film na Past Lives. Nice! Looking great, MMG. Yes. So, tayo pinakilala na ang mga bagong karakter na aabangan sa Black Rider, kabilang si Viva Max A-lister Angeli Kang na may kissing scene kaagad with Ruru Madrid. Intense, may unang chika si Nelson Canlas. From crossover cameo ni Doc Annalyn played by Gillian Ward, mas paiinitin pa ang kwento ng GMA Prime series na Black Rider. Cut! Haba nun, ha? Sa pagpasok ni Viva Max A-lister Angeli Kang, hindi lang daw ang mga manonood ang na-surprise sa pagpasok ng sexy actress. Maging ang bida natin, shocked! Awkward kasi syempre first time namin mag-meet today. First scene namin ni Ruru, kiss agad, sabi nga namin, wala man lang bonding, ganyan-ganyan. Sabi naman, eto na yung bonding namin, kiss na. Eto yung bonding natin, kiss na agad. Para sa mga viewers, trabaho lang po. Professional. Pagdating ko sa set, walang signal. Dahil nasa, ano kami, nasa tanay. Pag-check ko. Totoo nga. May kissing scene niya. At kanino? Sabi ko, kay Miss Angeli Kang. Medyo nagulat ako na meron agad na ganung eksena. Pagbibiro pa ni Ruru. Siyempre, alam naman natin, kailangan ipagpaalam yung mga ganyang bagay. Eh dahil wala pong signal, hindi ko po agad sabi agad. Kami kasi usapan namin, pagdating sa mga ganyang bagay, wala naman kami pigilan. Hindi naman namin pinapakialaman ang trabaho ng isa't isa. Kumbaga, sa amin dalawa ni Bianca, dapat lang maging transparent kami. Pag kami mga ganyang eksena, hindi lang sa mga maa-aksyong eksena gaganap ang bagong love interest ni Elias played by Ruru, kundi sa mga loving at kilig scenes din. Kabado daw si Angeli dahil hindi raw ito ang kanyang comfort zone. Medyo culture shock. Nasanay ako masyado sa Smart Movies. Now that I've done teleserye, ang saya, one big family. Isa lang si Angeli sa mga karakter na magpapabilis ng pintig ng puso ng mga manonood. Makakasama rin ni Elias sa panibagong digma ang kanyang haharapin sina Lian Valentin, Luke Conde, BJ Forbes, Epi Quizon, Madam Inuts, William Lorenzo,
Yul Servo at Matet De Leon. Kasama pa rin ang ilang mga karakter na ating hinangaan tulad nina Yassi Pressman, Herlene Budol, Raymond Bagaching, Rio Loxin, Chestone Alarcon at John Lucas. Mas patitindihin pa raw nila ang efforts nila para maging mas kapanapanapik ang action scenes. Dahil nga action to, na-inspire na rin tayo sa mga naon ng action stars na nakita naman natin sa balat, sa itsura nila, kung paano talaga sila nasaktan noon. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Ito na, ano ba? Kita mo, ano ba yun? Is it a bird? Huh? Or is it a plane? I think none of the above, oh. Miss Susie, dahil it's Adjo and Jinzel. Oh, silang dalawa yun. Oh my gosh, magami ang ating. Grabe, para sila superhero, lumilipad sa tubig. Wow, yan ang cool na adventure natin this morning, mga kapuso. Ang flyboarding. What's up, guys? Narinig niyo pa ba kami while you guys are... Oo nga, no? Up there? Hello? Si Anjo ba yun? I think it's Anjo. Woo! Nice! No. Banggitin na kanina, nag-practice siya para ma-play ba? Nag-grabe, positive siya sa practice. Yun na, Q. Good morning! Ito, nandito pa rin nga kami sa isang beachfront dito sa Subic Bay Port. Nako! Asan kaya si Anjo? Ayun na pala, nagtatry na siya ng flyboarding ngayon. Ayun o, nandun na siya. Kanina nakakapag-practice na siya. At grabe, ilang beses na siya nakaangat, nakakaingit mga kapuso. Ayan, ganyan, kailangan malayo po si Anjo dito sa atin, sa ating shore. Para naman, ayan, nakakatayo na siya. Kailangan malayo para pag bumagsak siya, doon siya sa tubig babagsak. Kaya nako, ang galing no? Paano kaya ginagawa ni Anjo yun? Siyempre, para naman ituro sa atin yung mga basics ng flyboard. Tsaka yung mga unting mga infos, makasama natin ang ating flyboard attendant na si Sir Jonas Morales. Good morning, hello, sir! Good morning. Sir, nakita ko paano, ano po ba yung pinaka-importanting skill pagka magpa-flyboard ka? So, yung importante dyan po, ma'am, kailangan po, straight na yung body mo, okay, then straight yung legs mo. Kasi yung legs mo po yung, ma'am, nagdadala ng pag-balance mo. Okay. So, ang stance po dapat nakaganito. Dapat nakaganito. Tapos yung pag-balance po ng flyboard, ma'am, kailangan yung dalawang paa po natin, ganito lang po yung okay. Pag-balance. Na ang naggumagalaw lang dito, mga kapuso, ay yung paa mo. Okay. So, yung legs dapat straight lang. Yung body straight lang. Tapos yung body straight lang. Okay. Pagka magaling ka na, pwede ka na gumalaw. Bakit anong gawin mo, basta magaling ka na. Okay. Pwede ka na. So, ayan, nakikita natin, mga kapuso, ay nakaangat na si Anjo. Paano po ba tumataas yung ating flyboard sa air? Gamit ng tubig? Kapag tumataas po, gumamit yung tubig, ma'am. Tsaka yung nagdadala po ng tubig po, ma'am, is yung jet ski. Okay. Jet ski, yeah. Okay. Ibubuga yung jet ski yung tubig para tumaas yung flyboard. Okay, sa galing pala sa jet ski yung power. Yun, ibubugang tubig. Yan yung bumubuga. Ang taas! Nako, sir, ano po ba yung pwedeng pinakamataas na height na pwedeng ma-reach? Yung ano po namin, ma'am, depende na lang po sa nagsasakay ng flyboard at saka sa kung anong request niya, kung gaano kataas yung gusto niya. Okay. So si Anjo, kanina yung nakita po natin, saka sa mga practice niya, ano po yung gaano kataas na po yung na-reach niya? Yun, ma'am, medyo mababa pa yun. Mababa pa yun sa lagay na yun, pero taas na talaga. Pero pagi kayong sumasakay ng ano, ma'am, medyo mataas na rin po kasi okay. Nakakalula na yung sa ilalim. Pero talaga, nakakalula na agad yun pagka ganyan. Okay. Sa height or sa weight requirements bala, sir? Meron po ba gano'ng kabigat lang? Wala naman po sa ano natin. Sa bigat po, ma'am, wala naman po. Yung ano namin, ma'am, yung di allowed po sa amin, yung age. Yung bata, age. Tsaka yung medyo matanda. Okay. Bawal ba sa bata, tsaka matanda? Opo. Pero kahit anong weight opo. Requirements, kahit ano, walang ganong requirements para sa weight. Naku, ang saya naman. Kanina nga, mga kapuso, ay nakapag-practice na si Anjo. At ayan, ngayon, parang masanay na siya. Ganun opo, po ba yun? Pero sa mga kapuso natin, sir, na gustong mag-try, pag first time po ba, kaya na po ba nilang gawin agad yun? Depende naman kasi, pag first time kasi, medyo mahirapan pa po mag-balance okay. Yung, ano, yung gis po natin. Oh, pero parang sa pagka in-avail nila to, ganyan, or 3-9 nila to, kayang-kaya? Kaya naman po, kaya naman. Within the limit na ibibigay niyo po, no? Opo. Ayan, maraming salamat po, Sir Jonas. Nako, kakamustahin natin si Anjo ngayon. Anjo, rinig mo ba ako dyan? Anjo, okay ba? Masaya? Nako, ang saya-saya naman. Nako, gusto ko din ma-experience yun. Ayan, bumagsak ata. Okay.
Actually, medyo masakit ata siya mga kapuso pag bumagsak ka, no? Kasi either yung front mo yung babagsak or yung back mo. So ang suggestion ng ating mga flyboard attendants dito ay kailangan yung balance mo ay nasa paa. Basta hindi gagalaw yung mga legs mo, yung paa mo lang yung magbabalance. Huwag sobrang paganon, huwag din sobrang patalikod ang ating paa kasi nga yun, babagsak tayo ang tendency natin. Pero parang ang saya ng experience. Ayan o, tinutulungan siya ng kanyang, ng ating flyboard attendant para umangat. Ayan, tsaka siya magbabuelo, papatayo. Naku, excited na ako mamaya mga kapuso. Siyempre, itatry ko din yan. At siyempre, ito pa, isa pang mga suggestion or paalala mga kapuso, dapat naman ay malayo tayo sa jet ski para pag nahulog tayo, hindi tayo tatama dun sa jet ski. Eto na nga, kanina mga kapuso, syempre hindi lang flyboard ang trinayin namin kasi bida-bida kami ni Anjo. Kanina si Anjo trinayin niya yung UFO. Eh syempre, alam naman natin ang UFO for only 400 pesos, 4 to 6 persons pwedeng sumakay sa UFO for 15 minutes. At ito ay isang towable water activity kung saan ahilahin tayo ng jet ski palayo. At yun, ihuhulog tayo. At syempre ako din, hindi ako nagpahuli kay Anjo. Syempre, nagtry din ako ng bandwagon kung saan ito namang towable water activity na ito ay hugis bandwagon naman. Kasya ang 3 to 6 persons. At ayun nga din, hihilahin ka din ng jet ski at pwede ka ding ihulog. Grabe, ang bilis nung experience na yun. Hindi ako makapag-hello kasi nakatayo ako dun sa bandwagon kanina. So, parang hindi ko makawa yung kamay ko kanina, pero grabe, ang saya ng experience, nakakakaba, pero grabe, sobrang saya talaga. Ayan na si Anjo, magta-try na ulit. Okay, Anjo, last one. Ayan, pagka nag-go signal na si Anjo, itataas na siya ng kanyang jet ski. Ayan na! Okay. Ayan, nahulog na naman. Pero mga kapuso, sa mga gusto mag-try nito, for only 4,950 pesos, matatry nyo na to 20 minutes. Sulit na sulit. Grabe. Sabi ni Anjo kanina, nakakapagod na eh. Kaya sulit na agad yung 20 minutes nyo. Tsaka yung experience, di ba? Ang saya. Kaya naman mamaya, ako naman ang magtatry. Ay, naku, abangan nyo yan mga kapuso. Dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hit it! Excited na ako! Okay, ito na. Ang saya! Ang galing ni Anjo, ah. Athlete talaga, eh. Hop! Oh. Ang saya! O, ito guys, ngayong Wednesday, ang bisita natin ay nakokilala siya, syempre, sa dance world, di ba? Dance for sa kanya mga killer dance moves. Exciting, idol ko to. Taas kamay, mga batang 90s dyan! Ito na! Ay, ang dami nagtaas ng kamay! Mon, taas ka naman! Sige Mon! Na. Si Mon, hindi tumaas yung kamay, oh. Sigurado kami kilala niyo po siya lahat. Sobrang exciting. Isa po siya sa membro ng one of the most iconic dance groups noong 90s. Ladies and gentlemen, mga kapuso, ito po ang Street Boys! Yun, no? Kaya live sa unang hit, let's welcome Spencer Reyes. Good morning, Spencer! Good morning po sa inyo lahat. Good morning po. Ano feeling? Pinapakita nila yung picture mo nung grabe, sa ano, nakaka-touch. Medyo kinikilabutan ako dahil It's my pleasure to be here sa unang hirit. Oh, first time. First time at marami na nagbago sa buhay mo since nag-start ka sa Street Boys. Ilang years na ba simula nag-umpisa ka sa Street Boys? Actually, I start dancing when I was 14. Uh-huh. And now, I'm already 45, turning 46 years. Whoa, kala ko 33, alam siya. Ay, bagets pa din eh. Pero siyempre, you know, we're very, very curious. Yeah. You don't live in the Philippines anymore. No. You live abroad, but you still dance? I live in the UK now. In the UK, do you still dance in the UK? Actually, it's a good thing na sometimes they invited me, like they call it the Barrio Piesta. It's a Filipino community, so they invited me to go everywhere in the world. Nagamit ko siya. Galing. Oh, pero syempre, mas priority ko yung trabaho ko. Tama. Anong trabaho niyo doon? May bus driver. Bus driver. Yeah. So pag ganyan may event ka for the Filipino community, nagli-leave ka muna doon sa ano? Yes, actually I'm really happy dahil ginugol nila ako yung mga katrabaho. Even my boss, yung mga boss ko. Oh, nakita they nila. They know that I'm an TV personality here in the dancing bus. So do you dance sometimes pag mga stop over sa sayo? Minsan yung mga Pilipino na sumasakay sa akin, yung mga tourists. And then nakikita,
That's Spencer. Spencer, ano ginagawa mo dito? Sabi ko, I'm driving a bus. Galing. Kayo ang customer ko. Ang cute naman. At least, mumukhaan ka na. Parang dalawa yung buhay mo, yung dating celebrity life mo. Buhay pa rin siya. Magagamit ko pa. Yung mga dati mong kagrupo nga pala, nakakausap pa ba kayo? Are you in touch? Actually, daily. Daily kami na gano'n. We have a group chat. Because it's online now, di ba? Meron kami gano'n. Galing. Good morning. At sumasayo pa sila lahat? Oo. Bali sila Vogue, sina Jong, sina Danilo. We're still kahit paano, somehow, meron pa rin silang para expression ng kanilang love for dance. Alam ko marami na kami, Shepherd, dun sa pagsasayaw niyo dito dati. Kaya hindi na kami magpapahintay. Shepherd, the floor is yours, mga kapuso. 90 sayawan na with Spencer Reyes! Thank you. I saw the 5,000 pesos. Hit the jackpot. Kayo na ba ang susunod na mag-uwi ng 5,000 pesos kahit nanonood lang ng TV? Hit the jackpot na. Nasisilip nyo na ba ang hot item natin? Uy, oh. Sunod na tawagan ang mga numerong 0963-349-9694. 0963-349-9694. Ika ang tawag na. Sa inyo na itong 5,000 pesos. Eto na. Ay. May nag-enjoy na bata. Alam ko parang chef ka na nag-Japanese na nagagano. Eto, Kaloy at Mateo, bukod sa swimming, syempre sarap din talaga maglaro ng buhangin sa beach, di ba? Nakakabata. True. Miss Susie, lalo na yung mga kids at heart dyan, talaga nag-enjoy. Gumagawa pa nga ng sandcastle. Pagandahan, palakihan, di ba? Yeah, pero kahit na sa bahay lang, syempre pwede na rin ma-enjoy yan, mga bata. Gising na dahil naglalaro na tayo ngayon ng Fantastic Toy na Kinetic Sand. Oh, wow! Look at that! Ano na nagawa niyo so far? Yung itlog pa rin ba yan, Ms. Susie? Ito pa rin yung itlog. Ito nga yun, mga kapuso, yung hawak namin. Sisiw na siya ngayon. Motion sand o kinetic sand na 98% sand at 2% polyester. Tinatawag tong kinetic sand, mga kapuso, kasi dumidikit ang bawat particle kapag nilagyan ito ng force. Ayun pala yun! Kasi di ba pag kunwari sa dagat, naglalagay tayo ng tubig para dumikit siya. May isa pa tayong kids at heart! Ayun naman! Kids at heart! Ayan na, it's a tie na daw. It's a tie! Ayan. Para siyang buhangin na clay kapag may force nga, basta nakaka-relax siyang hawak. Sarap! Tingnan nyo. Oh, ang cool, oh. Wow! That's parang magnetic, ano? Parang halo-halo. Mag-magnetic. Kakaiba nga yung texture niya. Ayan, perfect for kids 3 years old and above dahil nakakatulong sa pagiging creative ng ating mga bagets. Antibacterial at non-toxic pa. Safe. May mga molde rin na pwedeng gamitin. Ito tulad nito, pyramid yun sa akin. Uh-oh. Para makabuo ng structures. Look at that. Mabilis makagawa ng sandcastle. Oh, enjoy ng mga naglalaro. Ito, well. Ano ba yan ng Sanji? Ano ba yung binubuo mo? Ito, may molde lang naman dito. Ano ba yan, Mami Su? I don't know. What is this? Kotse ni Mateo! Ayun! May car ka na! I-flip natin, Mami Su. Correct! Ito. Bakit dyan? Ito sa palad. Sa palad ba? Mateo yung ginawa niya. Lahat nung naka-form, sinira naman niya. Ito. At least nag-enjoy siya. Bahay balustre. Naka-form out ulit! Finally! After a year! Mga kapuso, bukod sa ginagawa ng Sanji, pwede rin gumawa ng mga design tulad ng sandcastle, cake, train at marami pang iba. May bahay balustre at yung lion ni Tita Susa, yung pet lion niya. May pet lion ka na, ate? Wait, yun sa nagtatanong, mabibili ito from $249.75. Talagang kompleto pa yan, ha? Pataas, depende sa molds na kasama ng bawat kinetic sand pack. Yes, molds. And kahit mga kapuso, kahit nasa bahay lang kayo for the kids, talagang cool lang ngayong summer sa unang hirit, especially with family. Huwag na ilagay sa swimming pool to, ha? Ay, wag. Ang hirap linisin. Guys, for your next bonding, alam nyo na, try these out. Uy! Nakakasisigin bata, in there! Mami, so dapat sa palad! Sa palad ba? Ano patong dito? Pero look at it, so cool, look. Insan. Yeah, ay, nabubuhok. Nagulong talaga siya. Oo, man. Pwede ba uwi to? Oo, uwi ba yan? So-so! Sarap lang ganun na. Ang sarap niya lalo, iba yung texture. Ganyan. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person,
yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Ang inyo pong mga katanungan sa batas, bibigyan natin ng kasagutan kasama ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Happy Monday, Attorney! For sure, lagi niyong naririnig ang kasabihang, the customer is always right. Ibig sabihin, yung mga owner ng mga tindahan o mga seller, dapat daw i-prioritize ang customer satisfaction sa lahat ng pagkakataon. Sana all, priority! Pero ang kasabihan na yan, always right nga ba? Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. #AskAttorney. Attorney, agree ba ang batas sa the customer is always right? What if wrong sila? Ang sagot, ano ba? Siyempre, hindi totoo yan, no? Although maraming karapatan ng isang customer bilang isang consumer, hindi naman palaging tama ang consumer. Although para sa mga business, tandaan nyo, good practice kung yung isang tindahan halimbawa will go out of their way na paligayahin ang customer dahil na-appreciate namin yan at babalik-balikan namin kayo. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay violation ng batas, halimbawa, violation ng price tag law na dapat lahat na bagay na binibenta may price tag, at kung iba o mas mahal pagdating sa kahera ang pinapabayad sa inyo, the customer is always right kung kanyang ide-demand na ibenta ito sa presyong nakalagay sa tag. Ganon din kung defective ang item. The customer is always right kung mag-demand ito na palitan, ipaayos o ibalik at ibalik ang kanyang pera. Kung may karapatan kayo, ipaglaban ninyo pero sa magandang paraan siyempre. Lalo na kung nasa restaurant kayo at padating pa lamang ang pagkain ninyo. Huwag aawayin ang mga waiter. #AskAttorney. Attorney, as a paying customer naman, may karapatan ba akong magreklamo? May nalalabag ba akong batas kung mag-post ako ng negative review? Actually, ako siguro ang isa sa pinaka-demanding na customer. Hindi naman sa over-demanding, pero bilang isang customer na nagbabayad, reasonable naman, in my opinion, to expect good service, timely na pagdating ng mga pagkain sa isang restaurant, at maayos na pagtrato ng mga nagsisilbi dito. Nagkakaroon na ng pagkakataon na nagiiwan na rin ako ng negative review on social media. Pero syempre, dahan-dahan din ako. Dahil ang pag-post po sa social media ay palaging posible na paglabag sa batas ukol sa libel o paninira ng reputasyon ng isang tao o ng isang establishmento. Pero kung nagpo-post lamang kayo ng simpleng opinion ninyo, lalo na kung totoo naman ang kwento at lalo na kung may magandang hangarin din kayo, palagay ko ay walang problema dito. Halimbawa, magsa-summer na, ang ganda ng mga advertisement sa mga resort. Pero pagdating nyo doon, napakapangit pala at napakasama ng mga facilities. Definitely mag-iwan ng honest assessment para wala namang ibang maloloko pa dito. Pero kung ang content ninyo ay pawang kasinungalingan lamang at sobrang nakakasira sa reputasyon ng isang business at makakasama sa operasyon nito, maaaring magkaroon ng kaso for libel at baka magkaroon ng liabilidad para sa damages kung nagkalugi-ligo din ang business na to. So tulad lahat ng pakikitungo natin sa lahat ng tao, dapat tayo ay maging fair at honest sa lahat ng pagkakataon. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, lagi tayong tama. Dahan-dahan lang at baka kayo naman ang tamaan ng batas. Laging tandaan, basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms.
Stay updated with Nelson Canlas. Nabusted ka na ba? No. Oh, ako with confidence, ha? The online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung okay. Ang reason ng breakup ni Carla. Wow! Talagang diretso, ha? Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit. Nakita nyo ba ang aking Mars na si Jensen nasa likod? Siya naman ang susubok sa flyboard na kanina nakita nyo sinubukan ko. Mga kapuso, hindi siya madali. Ako po ay isang atleta, nagva-volleyball po ako, nagba-basketball, name it, kaya kong gawin lahat. Pero itong bagay na to, ang hirap. Kasi kailangan mo ng utso at focus, kailangan mo ng determination and the will to do the flyboard challenge. Kung kanina mga kapuso nakita nyo, ito na pala, wait lang, si Jensen, Mare! Umangat ka na! Let's go! Ayan na. Mahirap talaga siya, no? Para kanina, para akong superhero, para akong waterbender. Kung nakita nyo kanina, ganun siya ka-intense. Masaya sa pakiramdam kapag umangat ka na sa tubig. Sobrang fulfilling nung pakiramdam. Kaya mga kapuso, kung ako sa inyo, subukan nyo na ito. This is a once-in-a-lifetime experience. Sulit na sulit ang ibabayad nyo. Wala lang akong masabi. Sobrang ganda. At sa ganda pa nung paligid. Hindi lang flyboard ang meron. Ang daming pang iba activities na meron. Meron pang dancers. Ramdam mo ang summer. At tuloy-tuloy ang summer dito sa unang hirit. At maraming pa kaming dadaling sorpresa para sa inyo. At babalik tayo kay Jensen. Tingnan nyo maigi. Pakipan nga po kay Jensen. Jensen! Okay ka pa ba dyan? Okay. Ayan na. Huwag ka dito. Hello! For a brief moment, mararamdaman mo ang pagiging superhero at ang sarap sa pakiramdam. Sobrang fulfilling. Jensen, umangat ka pa ulit! Ibigay mo na lahat! Wala na. Bumagsak na siya. Pero nakakapagod siya kasi sobrang sakit niya sa hita, masakit sa likod, masakit sa buong katawan. Kaya feeling ko mamaya pagka-uwi dito, magpapamasahe ako kasi buong katawan ko yung masakit. Jensen, okay ka pa? Isa pa! Para sa mga kapuso natin na nanonood, Jensen, iangat mo yan! Ayun. Once enough, twice is too much, third time, okay na. Ay mga kapuso, ang na-experience ko dito, sobrang dami. Nakasakay ako sa UFO na sobrang tulin, sobrang may thrill. Lahat nandun na nakapag-banana boat pa ako, nakapag-flyboarding na which is the highlight of this experience. Sobrang saya. Ang hirap eh. Kung pwede kong i-illustrate sa inyo, no? Kaya sa tubig, ganito ka muna, luluhod ka. Andito yung parang jetpack mo. Tapos dapat dahan-dahan ka squat. Tapos dapat bago ka umangat ng tubig, diretso na yung legs mo. Tapos bigla ka na lang babagsak kasi ang hirap na gawin. Jensen, kaya mo pa? Jensen! Ayaw na! Ayaw na ni Jensen. Pagod na siya mga kapuso. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating summer outing at ating summer special dito lang sa inyong pangbansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Wow! Jensen! Isa pa! Looks fun, Jensen. Pero mga challenging din talaga. Oo, no? Pero fight si Jensen. So po sa masarap na kare-kare sa pa-food trip natin ni Chef JR this morning. Yan, maproseso pero worth it pagkainan na syempre. Kaya pinipilaan talaga isang kainan dyan sa may Binondo. Balikan natin si Chef at mukhang hindi pa mapigilan sa kare-kare cravings niya. Go, Chef! Chef! How are you? Yan, maingi. Pagkailan ng kanin yan. Of course, a blessed morning pa rin sa inyo dyan. And yun nga, tuloy-tuloy yung food adventure natin dito sa Binondo kasi nga, na-trace natin yung isang makulit na kusinero natin na ito lang naman yung entry niya sa favorite kare-kare natin. Yung kanyang kare-kare overload na kung saan merong pata, merong lechon kawali, at saka merong karne ng baka. And of course, kanina pinakita namin sa inyo yung kanilang signature na sauce. Eh, yan lang naman, oh. Made from scratch. Ultimo yung mani na ginagamit nila para mapalapot, saka mapasarap, mapalalim yung lasa. Eh talaga namang kanilang ginagawa dito sa kanilang restaurant.
and for the price of 250 pesos sa mga kapuso. Sabi nga ni Chef Monclong kanina, kasyang-kasya kahit lima pa kayo, kayang-kaya yung stretch to. Kaya, ano pang inaantay ninyo? Dito na tayo sa trending at talaga namang pinipilahang malupit na kare-kare. Dito lang. At saka mga masasarap pang food adventure. Tuloy-tuloy yan sa inyong nag-iisang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang ngirit. Siyempre, may naka-hit the jackpot na. Hello? 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 Tao po? Sino po sila? Hello po. Si Ramir Ariado po. Taga saan, Ramir? Santolan, Pasig po. Okay, ano hula mo sa ating mystery hot item of the day? Barbecue po. Pasile, pasile. Barbecue. Ayun. Ayun na. Diyos ko, kanina pa yan. Yes. Sunog na, sunog na. Tenga. Congratulations! Mainit-init pa rin ang iyong 5,000 pesos, Ramir! Maraming salamat po. Saan mo gagawin yung 5,000 pesos? Gagamitin yan? Pang, ano po, laboratory po. Uy, laboratory. Oh. Ingat-ingat ha. Ingat, good luck. Tutok lang araw-araw para sa chance ang maka-hit the jackpot.